Isang maganda at mainit na hapon po sa inyong lahat. Welcome to this very, very special day para sa atin dito sa Prime Video. Ito po ang venue. This is Terrace Manila. This is where it all started. Dito po naganap ang story conference na nag-unang pagkakataon, nagkita-kita po ang ating cast. And today, we are celebrating the huge worldwide success po ng Prime Video original. This is Lin Lang. Kasama po natin ang ating mga bida today. Again, maraming salamat sa ating mga media na naandito today to support. Everyone's here na nanonood, nagpapakita ang tumuporta from day one that we aired, that we streamed Lin Lang exclusive sa Prime Video. Hindi ko napapatatagalin dahil ang dami-dami natin gustong malaman, mapapakwento, makakasama natin. First off, alam ko pong napakahusay nilang director, pero sa Lin Lang, lalo nilang pinatunayan kung gaano sila kahusay. I'd like to call in the two great directors of Lin Lang. Please welcome Direct Jojo Sagin and FM Reyes! Salita, patunayan mo yan sa lahat, sa kanila, sa kanya, sa kanya. Okay, next naman po, I'd like to call in. She's not feeling well the past days, pero today she's here. Gusto niya pong namnamin ang tagumpay ng Lin Lang kasama ang kanyang co-actors. Isa sa napakahusay, the world-renowned actress. Kaibigan ni Nicole Kidman. Please welcome Ruby Ruiz! Pakwento natin later on the Nicole Kidman experience with Miss Ruby. But today, oh my God, Lola is here! She doesn't look like a Lola to me today. Oh, look at her. Ang ganda-ganda. Please, sa gitna direct. Dito na muna for photo op. Oh, she's, look at her. She's so gorgeous. Sabi nga, thank you, Miss Ruby. You may now take your seat. Iga-guide ka ni Miss BG. Alam kong she is, her parents are iconic. She is a royalty, but today, with Lin Lang, pinatunayan niya, she deserves to be part of this award-winning cast. Ang napakahusay, unbelievable. Please welcome Kyla Estrada. She is Sylvia Luwalhati. Parang wala na. Look at her. I'm a fan. Please get center muna, be. Iiyak ako. I swear. Oh, thank you so much, Kyla. You may now take your seat as I call in. Alam mo, hindi ko alam kung paano ko i-describe to eh. Hindi siya mabait. Actually, walang hiya siya. Please welcome Alex Luwalhati. JM De Guzman! Nakakainis to! Gitna muna JM, please, for photo op sa ating mga kaibigan sa press. Again, thank you sa cast. Talagang they find time na makasama natin today for this media con. I wanna find out. And of course, nung una, sabi ko, anong klaseng nanay ito? Pero lately, she's been showing remorse. Mamahalin natin siya bilang ina ng dalawang Luwalhati boys. Please welcome the great diamond star, Miss Maricel Soriano. The busiest actress natin. Look at her! Hi, Nay! Gitna muna, Miss Inay. Look at her. The busiest diamond star. It's her year. You may now take your seat, Nay, as I call. Hindi ko alam kung anong buhok meron siya ngayon, kung kulot ba o straight. Pero as we all know, napaka-iconic ng curly, big curls na nag-iisang Juliana Luwalhati, multimedia idol herself, Miss Kim Chu!
Ayan na. Kulot ay medium lang. Bait-baitan. Bait-baitan ang ating... Yay! Gitna muna, Kim, please. Ayan. Oh my God. Kim, are you ready for us? Alright, thank you so much. Believe ako sa character niya. Kala mo lagi, api siya pero laging may bala. Nakakatuwa yung pagkakagawa ng character na nag-iisang Victor Luwalhati. Please welcome Drama King Paolo Avellino! Oh, payat pa rin. Tuloy-tuloy lang. Look at him. Victor, please kitna muna. Ayan. Oh my goodness. Kompleto na po ang the cast. I am very proud of. We are streaming live right now. Napapanood po tayo sa... Ayan, napapanood tayo via, via ABS-CBN, Dreamscape Entertainment, ABS-CBN PR, ABS-CBN Star Magic, and sa ABS-CBN Entertainment YouTube po today. Okay, at this point, hindi ko napata... We'd like to hear... From, of course, our two directors. Sorry, sorry, OA ako. Kailan nyo naman ako dito sa project na to? Hindi ako makapaniwalang naging napaka-OA ko sa Dinlang. Pero I'm a fan. Direct Jojo Sagin. Good afternoon po sa lahat. Thank you for coming. Yon, hello. Always the lady who has few words lagi. Direct, congrats. Thank you for watching. Thank you, AJ. Of course. This is her easy year. Swerte ng tandem nyo ng Diamond Star. Ang dami mong projects. Isa pinaka-blessed director natin this year. FMR! FM Reyes! Good afternoon po sa inyong lahat. When we started the show, you were with us. And now as we celebrate a milestone for the show, you're here again with us. So this is an early thank you. Ngayon happy, birthday, Derek! Happy birthday, Derek! Happy birthday, Derek! Incidentally, it's his birthday yesterday. Pero siyempre, huwag tayo magmaanganga. May surprise mamaya. Charot lang! Sinabi ng surprise. baka wala niya ako. Oo. Hindi mo alam, surprise siya para sa atin. And of course, today, alam ko medyo pinilit mo, pero we're happy that you're part of this celebration. Miss Ruby Ruiz. Yes, good afternoon happy birthday, po. Happy birthday, Ate Ruby. Thank you. Happy birthday, Dita. Thank you. Birthday party po talaga to. Alam na. Hindi, talagang pinilit ko po because I wouldn't want to miss this celebration. Yung success ng Linlang. Kasi everywhere I go, lagi lang naman pinupuntahan ko, grocery and no, I always go out. Laging pinupuri ang Linlang. Kala ko hindi ka walang character development ka eh, pero oo, happy. Na. Yes. At nasampal ko rin siya. Oo nga. Thank you so much for coming. Thank you po. Wow, naman yung bida natin. Ano, lahat na lang sinasampal. Sanay na yan. Ayun na, Nay. Alam na dyan ngayon yan. Iconic na, parang di na mauulit yung mga eksenang yun. Oh, of course, next naman. Ang galing niya. Kayla Estrada. Hello, everybody. Good afternoon. Thank you for coming. And also, thank you for supporting Linlang because we're also all very proud of this show. So, thank you. Actually, taping day niya dapat today, but na-pack up siya. Kaya, she's here with us today. Thank you, Kayla, ha, and thank your you, manager. Thank you, guys. Thank you. Oo. No such thing naman sa ating ganyan, di ba? Diyos ko. Nung una, kala ko gaganong-ganon na siya episodes 1 and 2. Sabi ni Paolo, Sir EJ, episodes 3 and 4, aangkinin ni JM De Guzman ang episode. True enough, nagtuloy-tuloy. JM De Guzman! Ang galing-galing naman! Salamat po for coming here. Thank you for your time. Yun lang po. Okay, thank you, JM. Diyos ko, yun na. Actually, ang galing mo magpaikot sa lahat. Ikaw talaga yung nagpapaikot din eh. Ang sumasagot ng kawalang hiyaan mo lagi si ano. Yung Paolo Avellino din, kawawa. And of course, the Diamond Star. The busiest actress now, Miss Maricel Soriano. Maraming salamat po sa pagdalo nyo sa amin dito sa maliit na pagtitipon-tipon. O, Tagalog yan, ha? True. Aminin mo yan. At syempre, napanood nyo na yung movie? Ay, yung series pala? Yes, oh, po. Most of them na ano. Talaga? Nagustuhan nyo ba? June!
Hindi mo pa doon napapa. Meron. True. Ayun sa akin lang sana nagustuhan nyo. Nay, hindi ko na nga alam how to describe the phenomenon, the linlang phenomenon is. Iba, iba talaga. Ako ha, mataas ang standards ko. Fight ako talaga. Fan ako every 12:01 every Thursday ng madaling araw. Watch ko talaga. Ang ganda niya. Ayan, maraming salamashte. And congratulations, Nay. Talaga namang ratsada sa work. O, diba? I know. Kaya gusto mo naman to eh. True. Oh, Jesus Mario. Oh, maliit na bagay. Maliit na bagay. True. And of course, awang-awa nung una ngayon. Gigil ako sa'yo. Kim Chu! Hello po. Magandang hapon. Maraming salamat po for joining us this afternoon. Lalo na sa mga nanood sa atin live. Thank you po. Maraming salamat. May pa-warning ba sa press? Sa mga tanong ng press sa'yo? Hinihinay lang. Charot lang. Kung hindi, gaganti ko yung sampal sa'yo. Charot lang! Sabi ko nga, ang galing-galing ng pagkakagawa ng character nitong lalaking pinependeho, pero ang daming bala. Napakagaling. Ang ganda ng character niya. The one and only, Mr. Paolo Avellino. Hello, hello sa inyo lahat. Thank you. The success of Linlang wouldn't be the same if kung wala kayo ng umpisa para isulat ito, para i-tweet ito, para i-post ito. At naniniwala ako na malaking success ng Linlang ay dahil rin sa inyo, dahil kayo ang tumulong sa amin magpakalat nitong show na to. So thank you, and to everyone watching at home or anywhere else, mga social media applications. Hello, and hi daw, sabi ni Julian. Maligalig siya ngayon. Okay, I love the energy ng cast. Thank you ha, pinagbigyan kami ng mga managers niyo na nandito pa kahit matagal na kayong hiwala, yung hindi na magkakasama sa taping, but even our two great directors. I wanna ask the two directors, starting off with Direk Jojo. Did you expect na ganitong klase ang magiging worldwide acceptance ng Linlang? Yes. Oo naman. Hindi, kasi iba kasi yung story, yung topic, in the first place, yun yung naiba eh. Kaya alam ko na may kind of konting clamor about it. Eh, tapos nagampanan pa ng magaling na mga artista. So, siguro dun naka-help din yun eh. So, nakita mo yung ibang mga nagawa before, iba ang Linlang talaga, Direk, ano? Yes. For some reason, parang hindi nga pala nagagawa pa, no? Yun. Yun mismo yung siguro rason. Isa sa mga rason. Thank you, Direk. Thank you. The birthday boy, would you say this? Direk, the worldwide acceptance. Mamaya, I will name kung sa ilang, siguro 10 to 12 na tayong number one sa Asia, sa 240 territories. Direk, the worldwide acceptance of Linlang. Ano, right after reading the script, I knew it's a good material. Kaya nung nag-press con tayo, yung pakiusap ko sa mga kaibigan natin, diba, sabi ko, tulungan niyo po kami. Sa pagbuo ng career, sa pagbuo ng kwento, lagi silang kasama. So, hindi ako nahiya noong press con na lumapit sa kanila kasi maganda yung material, hindi dahil sa nagyayabang ka, pero from the theme itself. You know, these are the little deceptions we do to each other in our families. And, alam mo, sa mundo ngayon, parang sampusinko na ang may kwentong ganito. And we want to discuss yung ripple effect nun mas down the line sa family. No? While we think we are protecting each other. Kaya, I think napaka-universal noong topic. Pero bakit hit na hit? Considering universal pala. Ano po kasi eh, yung with the collapse of family values, nakikita mo rampant na yung and that people get into relationships, but if they think that it's not working in the house, they go out and find it outside. And sadly, you know, you get to see a character na nagkataon na baliktad eh, kasi babae yung nag-commit ng mistake. And at one point, I was saying, ito yung voice ng lalaki. What would a husband
do to fight for what galing he created, no? Okay. 'Di ba? Yung sabi ko nga dati, ang alam ng marami, pipili ng mapapangasawa yung babae. Pero yung lalaki din, pag nag-decision siya, nabubuo siya ng pamilya. He's not the first person to destroy the family. And so I think it appeals to many men, no? Lalo na sa panahon ngayon, marami na rin ang house husbands, no? They do work at home. They take care of their children and they see what goes on in the house. So it's a good reflection for a family and for married people. Napakaganda talaga na nila. From what we saw na po, episodes 1 to 8, I would like to ask the members of the cast, briefly lang po, from what we saw na po, na napanood natin, Ms. Ruby, how do you feel about yung naging pagtanggap ng tao sa iyo as Lola and sa show per se? Ako po natutuwa. Kasi mahirap magkwento ng media ko, di ba? Kasi baka ma-preempt pag overshare ka. But napanood na namin ng episodes 1 to 8. Ngayon, you may wanna share. Yeah. Enjoy yung saya na pinag-uusapan yung husay mo, husay ng co-actors mo, and the whole series. Ako po natutuwa dahil dun sa response ng audience who would message me sa Instagram or people that I would, random people that I bumped into. Diba? Na, naku, salamat naman po, Lola Pilar, na nandyan ka, na merong magtutuwid sa apom. Alam mo yung ganon, parang nagre-resonate yung mga sinasabi nila direct nung ginagawa namin na nagte-taping na pag yung aarte na o mag-take na, remember na ikaw yung nagdadala nung ano, nung magandang value dito, sa ikaw yung voice. Oo nga pala, bilang the Lola. Being the Lola na hindi ka consentidora and yet you're very loving, yung ganon. So how do you, paano mo na-shoot yung video? Check ka lang. Yung pala, ma-request din. Meron na yun, di ba? Kala ko na mag... Kala ko na pre-empt ako, Diyos ko. Hindi, umere na. Okay. Happy ka? May TikTok account si Lola kasi. Ako, sobrang happy. Scan kang ganun. Tapos of course, yung the scene that direct Jojo directed, yung sa amin ni Kim Chu. Which one po? Yung nasampal ko siya. Umere na po. Yeah. Sa script, isang sampal lang yon. And ako parang worry ako kasi parang ang dami yan ng sampal kay Inay Maricel. So ako ay medyo hihinaan ko, natakot ako. Medyo nga, naramdaman ko. Pero, while I was in the scene, no, hindi ko na napil. Isa pa, yung gusto ko nga, kung nahabol ko nga yung hair niya. May style pa lang pananampalan. No? Baka nahata ko pa sa'yo, yung hair niya. Sa'yo, gano'n, no? Yung talagang ano? O, gigil. Si Inay, di ba, galing sa likod, papangahan ka, di ba? O, alam ko yan. I know na. Ako, I'm so proud to be part of this show. Sobra po. Nagpapasalamat. Sample daw sa akin. Sample. Galing kay Inay. Mauna ka kaya, Ero. Alright. Thank you, Ms. Ruby. Maraming salamat po. Oh my God. Kyla, please share. Sylvia, all, episode 8 na. Yeah. Martir pa rin. Siyong pa rin. Sorry na. Kailan ka ba magigising, Sylvia? Di ko po pwede sabihin. Mm. But first, I want to say thank you so much for the comments and the feedback that I've been receiving. I'm so, so grateful. And like I said during the first MediaCon, I'm just grateful to even be a part of this project. So thank you guys, and thank you also for supporting Lin Lang, because like I said earlier, we're all so proud of it. And yun lang naman po yung masasabi ko. Siya talagang anak ni Janice, di ba? Correct. JM, ako medyo sobrang pinag-uusapan ka din. Gigil na naman ang tao sa'yo. Sobrang grateful nga po na maraming nagko-comments, feedback, maraming tumatangkilik, and marami rin galit sa'kin. Maraming na pipikot. Ang talino mo rin gumawa ng katarantaduhan, JM. Ano? Alex, iba ka din. Ang husay. Ayun po, maganda po talaga yung pagkasulat ng script. Kaya susunod na lang po ako. Nawawala ako sa... May streaming pala. Sorry for the word, ha? Language ko. Nasabi ko yung katarantaduhan. Sorry. Okay, but you were so good talaga. Salamat po. Alright. Inay. Uy, nag-change of heart na. Ang galing na. May realization na yung nanay ng dalawang luwalhati boys. Inay, you've done a lot of great dramas, movies. How was the Lin Lang experience? Nung una, parang
parang nakoconscious ako yung ganyan. Mm-hmm. Kasi baka, lagi kasi napapag-usapan ako, yun lang si Maria, pag sinampag kayo, baka bumalik na ng ulo mo. Yung mga ganun pananakot. Ayoko matakot si Kim. Kasi, syempre, first time yung bata, di ba? Kaya sabi ko, wala kayo magsasala mga ganyan, baka matakot yung bata. Tuloy, nagdagdala ako ng mga sapatos sa set. Wow. Para lang meron ba akong 5 lubutan? Tiyara. Seryos? Totoo, pero totoo pa. At from inay. Ayoko kasing ma-hurt yung bata. Alam, bigyan kita ng lubutan. Pagkakasya yung sapatos sa babae. 5 and a half ang size namin, dalawa ni Kim. Kapalit na mga ano. Oo. Kasi awang-awa ko sa kanya. Pero Nay, ang ganda nung nagpalipad yung character mo from that talagang, ang ganda yun, sa episode 8, medyo ano ka na eh. Yung iniintay namin, yung development ng character mo na mahal mo naman talaga yung dalawang anak mo, kaya lang talagang, oo. Di ba? Parang naging blinded ka. Pero, yeah, tsaka ano, isinet niya sa mind niya na kami yung legal. Na pamilya. Ay, wala pa ba kayo? Wala pa yata yun. Good night. Good night, everybody. Sabi ko na nga, bay, huwag mo na ibigay ang microphone. Kahit ako eh, episode ano yata yun eh. Oh my God, ang ganda na eksena ng yun. Pero at least na-tease natin sila. May looking forward tayo sa pagkatao ng dalawang luwalhati boys. Okay. Kim Amy, Diyos ko. Kim, 17 years. Ang dami mong nagawang dramas. Wag na natin indiin. 17 years. Sabi nga to Coach Deo, ito yung parang si Vilma Santos na pag gano'n na sa pagiging drama queen. Ito yung pattern. Itong pattern na ginagawa ni Kim. Papunta na siya sa All Out pagka, ayun. Parang maanghang sa mata. Charot. Uy, pwede mo paulit sa kanya. Sinabi mo ba, Sir Deo, talaga yon? Sinabi niya yon talaga. Di ba nung private screening, ito yung pating ni Vilma Santos pagiging drama queen. Kim, how was the Linlang experience? Una, ano, natatawa ako. Bakit ka natatawa? Ang daming memes. Yung una nating pagkikita with the press, sabi ko sa kanila, sabi nila, anong fear mo? Sabi ko, fear ko, hindi siya suportahan ng mga tao. Yun talaga yung kinakatakot ko. Kasi first time kong gumawa ng black role or gray role na hindi dark role na hindi naman usually ko ginagawa talaga ever. And first time akong sumugal. Sabi ko, sige, try ko. Kasi ilang taon na rin naman ako kung ano man ang maging resulta. Pero, syempre, gusto ko ang resulta maging maganda. And ayun, nagdasal naman ako sa lahat ng mga santo. Okay naman siya. And then, sobrang happy ako. And nagulat talaga ako na napaghiwalay nila si Juliana at si Kim Chu. True. Yung parang sabi nila, Kim, mahal na mahal kita. Pero galit na galit ako kay Juliana. Yung parang, oh, thank you so much. Yung gift nga ng fans sa'yo, dear Juliana. Oo, may mga gift sa akin. Na, tsaka yung comment box ko sa Instagram, naging ano na siya, group chat ng mga Juliana haters. Correct. Na kahit nasa ano lang ako, nag-roller coaster, huy, wag ka mag-roller coaster kasi buntis ka. God, yung malalaglag yung bata. Huy, pasyal ka ng pasyal dyan sa ibang bansa, si Victor, si Abby, napapabayaan. Yung mga, correct. Totoo na to. Iniwan na naman kay Victor si Abby. Yes, oo. Kasama mo na naman si Alex. Yung parang nakakatuwa na ganun yung ano nila, experience nila sa show. Kasi yung Alex, lagi nilang sumusulpot. Ano? Oo. Ang galing. Kung saan-saan. Sobrang happy ni Kim. Thank you po, salamat. May paslit siya today. Yes, salamat. Yeah. Thank you for that. Thank you for that, Juliana. And of course, sabi ko, ang dami ko napanood na male characters, pero iba yung pagkakagawa ng character ni Paolo, direct Jojo, direct ano. Pao, dalin lang experience. Okay naman. As I said, nung una nating pagkikita, medyo struggle talaga dahil may ginusto akong i-achieve na medyo na-achieve naman, which is yung sa weight and yung differences nung character development ni Victor until dito sa press na napanood nila. Pero yeah, I'm very excited. I'm very excited for, I think, the next 2 episodes. Parang dito medyo... medyo kawindang-windang yung mga mangyayari na hindi nila ina-expect. So, nakakatawa pag iniisip ng mga tao na parang feeling ko ganito mangyayari o ganito mangyayari, pero at the end of the day, hindi yun yung mangyayari based sa nalalaman namin. So, nakakatuwa na
na hindi rin nagiging ganun ka-predictable yung true, yung yun din. That's the word. Nalin lang sila. Nalin lang rin yung viewers. You know what? Dahil nga po, Thanksgiving ito, meron tayong, this is the mid-season trailer na ipapalabas natin today to look forward for the next 6 episodes po. Please watch this. I love you. I love you more. May ibang lalaki si Julian. Gusto mo ba siyang hiwalayan? O gusto mo nang anahin? Nandito na. Ito pa rin mo yung pangako mo, ha? Napapakasalan mo ako. Tinuhog mo pa yung magkakotin! Ito ka mapakalami! Wala ka rin namang ebidensya. Kaya mo bang mawala ako sa buhay mo? Magsisinungaling pa rin ba kaya? May ebidensya na ako, Tor. Sinira mo yung cellphone ko dahil ayaw mong lumabas yung totoo? You're about 8 weeks pregnant. This child will be Victor's greatest evidence against you. Positive ang result, Alex. Si Victor ang totoong ama na dinadala ko. Alam mong anak ko yung daladala ni Juliana, pero tinago mo sa akin! Kung hindi kita mabibigyan ng anak, hindi ka magkakalak sa kahit na sinong babae. Winuntis mo ba talaga, ha? Ako nga man yung pinagbubuntis mo. Gusto ko itakas ang anak ko. Ayoko may walay sa akin ang anak ko. Ilalayo mo sa akin ang anak ko! Hindi ako ang nanay ng bata. Ako may karapatan sa kanya. Dadaling ko siya kahit saan ko gusto. Ay, salamat ka. Iniisip ko yung kapakanan ni Abby kaya hindi pa kita pinapakulong. Hindi naman pwede ng hapong buhay kayo magtago ni Abby. She deserves to have a normal life. Alam mo ba yung parusa ng adultery? Maximum of 6 years. Gusto ko lang malaman kung ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na layuan mo yung asawa ko! Huwag mo ako sisisihin kung hindi ka na mahal ng asawa mo! Balik ka dito! Balik ka! Then yes. Hindi ko naman gusto mangyari lahat ng to eh. Pero sinaktan din nila ako. Woo! Na-tease naman pala. You may not go back to your seats. Oh, grabe yung Maricel. Popcorn. Grabe yung lumuhod yung Maricel Soriano. Kanino kaya? Sino kanino kaya siya lumuhod doon? Tease lang to, Mami. Ah, ano, Naye. So, 9 and 10 mapapanood yata yung last. Huwag na muna, oh. Gusto nyo pala ng tease. Kasi madali akong kausap. I know. Thank you, CCM Winter De Los Reyes, for the beautiful, beautiful teaser natin ng mid-season trailer. Gusto kong tanongin bago ko ibigay ang microphone. Gusto mo talaga malaman. Ang dami nang na-overshare ni Inay. Anyway, Kayla, magaling ka pa ng manampal. Saan mo nakuha yung talent mong yun? Nagpaturo po kay Inay. Si Inay, bago namin... Sampanserye pala bago ito? Bago namin kunan yan. Honestly, I was so nervous. I really was so nervous for that. Magkasama kami ni Inay sa standby. Sabi niya sa akin, galingan mo ha. Manonood ako. Galingan mo ha. Tsaka si Inay, nasa bubong nasa bahay. Nasa bubong. Pinapanood niya kami ni ate. Nasa bubong siya noon. Ni ate kayo. Tapos gumagano siya, gagano siya. Parang kinabahan ako ng konti. Habang binoblower siya ng buhok. Diba? Oo, habang binoblower ako kasi basang-basa na yung buhok. Kasi Inay sa baba. Kasi pareho kayong galit, di ba? Pareho asawang galit. So talagang dapat of equal ano yung sampal. Grand view, ano na yun, scene na yun. Everybody's watching. As they were saying, kasi nandun kami sa garahe. So yung top ng garahe, parang may ledge na ganyan. So, nangunguna si Maricel Soriano, nandun sa taas. Mga rara isang, girls nandun. Nakalinya sila. Diyan nangyayari eksena, nakapaligid lahat. Takot na takot ako baka sa excitement ng mga tao. Eh. Maitulak si Maricel dun sa baba. Si Inay naman ang maging victim. Lagi merong... Kaya naman tayo. Ingat na ingat sa'yo. Alright. I'd like to share now the microphone. Para naman po ito na, ibibigay ko ang microphone sa ating mga kaibigan sa press to help me with the Q&A. It's from Corporate Communications. Si 2 hours po siya sa kalye. Late na late siya today. Aaron Domingo. Kala mo ha? Napuyat ako. Kaka-stream. Ay, no, lang. Wow! Patingin ang subscription.
Alright, Ace. Congratulations. Oh, we'll name it the questions about the plot, right, the main actors, please. Ha? Para celebratory lang. Talagang, sorry, may pagka-OA talaga ako sa nilang. Hindi ko alam ba't ako ganito sa project na to. Go ahead, A. Ito, partner, talagang mugtong-mugtong ang mata. Dahil kahit nasa United Arab Emirates siya, kahit nasa Papua New Guinea at Cambodia, sino? Walang pinapalampas na episode ng Linlang. Wala iba kundi si June Lali. Totoo ba, June? Parang hindi naman Abante. Nga. Tinatanong ni Paolo kanina kung subscribe sa Europe ka. Ako galing, hindi Papua New Guinea. Hindi kasi lagi mong stopover ang ano, Duba, ano? Actually, kanina, UAE. Tinatanong ko, meron ba sa US to? Kasi papunta ako sa meron Friday. Meron na. Oo. Diba? Baka may mamiss ako eh. Oh, kasi galing ka lang doon, ha? True, talaga, LA. Oh. Pero ito, ang bongga talaga. Ito, sabi mo nga, di ba? Ito, ramdam talaga. Oh. Kasi may mga ibang shows, hype lang sa publicity, sa promotion. Huwag na. Ikaw naman. Oh. Gusto mo ikaw na lang mag-name. I'm sure meron ka mga... Hindi kasi, di ba, maluloka ka. Parang sila-sila yung nag-uusap. Pero ito, kahit saan ka, talagang pinag-uusapan. Parang lahat gustong pasampal kay Inay Maria. Parang lahat gustong sabunutan si Kim, di ba? Oo. Kayo, anong nararamdaman nyo? I'm sure may mga lumalapit sa inyo. Mamaya yung follow-up question ko kung may sumabunot ba sa'yo sa Amerika. So, yaan, eto, bongga, favorite ko to. Oo. Namuntik maging supervisor sa Rustans. Buti pinili ang maging artista. Yes. Galing. Anong question for Teacher Ruby? Oh, yun nga, anong nararamdaman nyo na... Kasi ikaw yes, parang mo, tanong diba, ko na rin yung kanina. Tama diba? Yun. Pero yun nga, kung kahit saan sila pumunta, talagang grabe yung ano, ina-approach okay. Sila ng mga tao. Hindi, agree ako kay June kasi nung una rin sabi siyempre, ko. Siyempre siya nagtatanong nga. Hindi, yung hype, akala ko parang... Ano? Pag nag-disagree kayo, spin away. Correct. Ang saya sa celebration talaga. Saya-saya natin, ha? Yung sinasabi niyang akala ko rin nung una, parang, oh, maybe this is just part of the promo and marketing. No, kailangan i-hype yung show, ganyan. Pero hindi lang siya basta hype. Hype talaga. True. You meet ordinary people, you receive messages from all over the world, from LA, from Hong Kong. Ako yung mga natatanggap ko, eh. Opo. Natutuwa sila. Sa character mo? No, sa show. In general, sa show. Siyempre, damay na rin ako doon, di ba? Naman. Yun, tapos minsan may mga nagtatanong. Siyempre, hindi ako sumasagot kung anong mangyayari, ganito. Subukan mo lang sumagot. Sobra silang engaged. And true. That really, and I'd like to take this opportunity na, kasi siyempre kami nasa camera, kami napupuri. Parang doon ko lang na-realize ang husay ng mga writers ng Linlang and the creatives. Aside from, of course, the directors, no? Kasi kami laging na, ano, pero ang galing nilang mag-isip ng mga twists and turns na sobrang kinagat ng mga tao. At ang audience natin from A to Z, hindi lang naman, alam mo yung ganon. Parang lahat, no? Parang part sila ng Linlang, may say sila, may sinasabi talaga sila sa mga pwedeng gawin, mangyari, di ba? Oo. Nakaka-proud yung ganon, di ba? At ito, di ba sinabi ko sa Eric EJ, di ba? Na kahit yung mga writers na maka-GMA, nakatutok. Grabe, oo. May isang, hindi ko babanggitin pangat naman. Kasi, pero talagang hindi, si Gorgie. Si Gorgie, siyempre, mas identify siya sa ano. Pero, siya talaga, very vocal siya sa pagsasabi. Kanina sabi niya nga sa akin, sobrang hanga siya kay Paolo. Oo, ba't naman yung ididi? May very vocal siya, Binya. Oo. Juliana, ikaw ba yan? Nagtataray si Juliana. Hindi, kasi nagdadialog si Binya, eh. Nainis ako. Parang part ako ng cast, di ba? Pero ang gagaling nyo. Diba? Para yung, kahit yung mga lahat ng tao, wala yatang pinipili. Talagang sobra. Sobra yung pagka-engage sa show nyo, di ba? Actually, Inay Maria, ha? Eto, sabi talaga sa akin ni si Bix, kasi writer ko sa Abante, na-excite siya na mag-invite dito. Sana, sabi niya, magpasampol ng sampal. Willing ako. Aaron, halika dito. Aaron, dito ka. Ah, si Bix mismo. Si Bix talaga. Sinabi mo eh. Sinabi mo. Di ba? Kagabi na sa Green Hills tayo, sabi gusto mo. Gusto mong sumabog ang eodra mo ngayong hapon. Ako dito, June, parang lagi nilang sinasabi na mabigat yung kamay ni Inay.
Pero try nga natin. Pero pag nahawakan mo yung kamay niya, Tito Jun, yung kamay niya isa sa pinakamalambot at makinis na kamay na nahawakan ko sa buong buhay. Oh. Pero bukod alam, sa suot niya ha. Oh, oh, nga, pero balita ko nga pag nagpa-sample siya, ibibigay niya yung singsing. Alika na, bilis, bilis. Pero yan, oh. Oh. Pero ayaw ni Patring the stylist. Oh. Yeah. Yeah. Pero June, who else gusto mong sumagot nung Kasi Kim. Si Kim, sa'yo na kasiguro. Ikaw ba? Syempre, galing ka sa abroad. Namasyal ka eh. Oo. Wala bang muntik ang immersed sabunod ba sila sa Linlang? Oo, nagulat ako. Nung nag-show ako, meet and greet, sabi niya, Juliana, may ba kinurot ako, ganyan. Yung parang, maraming galit sa'yo. Oo, Juliana na. Minsan nagugulat naman ako sa airport, yung mga nagbubuhat ng bag. Ma'am, may ibang babae na po ba si Victor? Kasi kinakawawa niyo na siya. Huh? Bubble to, nagbubuhat na maleta. So parang affected sila everywhere, kahit saan sila. So sobrang happy naman. No, hindi ka natatakot na baka isang araw may manabunot sa'yo o sumampal, gayahin si Maria. Inay? O na sampaling ka. Baka hindi malayo kasi nagsimula na sa regalo eh. Correct. May nagbigay na ng mga regalo sa akin, Juliana pangalan. Kasi may message na huwag ka maging, ano, huwag ka mangabit, magpakabait ka. Sabi ko, talaga ba? Pero Balman naman yung binigay. Oh. Kaya okay lang sa akin. At saka parang 70 years old so siya. Oo, 70 years old pa na fan siya. So, masaya. Wow, masaya. Wow, masaya naman. Double happiness. Parang deserve rin naman po ni Sylvia ng gifts. Joke. Alam mo, Sylvia, kausap ko yung nanay mo nung Wednesday, sa party ni Tita Annabelle, napag-usapan ka nga namin. So, sobra ka namin pinuri sa kanya. Kasi ang PR thank niya you rin, po. No? Thank you, ang ganda thank ng you. PR niya, mana sa nanay. Pero, yun nga. Kay John din siguro naman. We have to give it to the both the parents. Mas, hindi ko nakausap si John eh. Hindi mo nakausap? Hindi ako kinausap nung, ano, eh, nung concert ng ano ni Sharon Gabby. Eh. Tahimik siya, nanonood siya. Pero, Sylvia, naniniwala na akong nanood. Naniniwala na akong nanood ka, Tito Jun, kasi Sylvia yung tawag mo kayo. Ibs na Ibs, Ibyan. Ito ang bongga. Siyempre si JM, hindi matatawarin yung galing. Si Kim, talaga naman ang bongga. Si Paolo, di ba? Si Inay Maria. And siyempre, eto. Si Miss Ruby. Favorite ko siya noong pa nag-meet kami sa Starbucks, di ba? Remember? Oh. Haba naman ang pasakal. Pero yun nga, ang lalim naman nagsabay ni Ruby. Ano, ang gagaling nila, June, kasama ka sa pinupuri. Thank you po. Thank June, tanongin. Si Paolo kasi man of few words. Alam mo naman, di ba? Kasi lalaki. Mamaya ba gusto mo magsalita siya? Pao, oh, ano ba? You've done a lot of si great Sylvia dramas. After Sylvia. Sylvia, sige, ikaw na muna. Yeah, thank you. Hindi ko lang alam kung kailan nagtatanong at kung kailan ano kasi nalilito na ako kay June. Nalilito rin po. Kasi, di ba lahat ang gagaling pero kasama siya sa pinupuri. That's why she's here. We have the main cast presented every to you, di ba? Andito sila ang pinakamahusay na main cast. Go ahead, thank Kayla. You. Thank you po for saying that. Syempre, I'm really just blessed to have worked with, of course, Inay, Ate Kim, JM, and Kuya Paolo and Tito Ruby and our directors, Direct FM and Direct Jojo, who really guided me through the journey of my character. So, yun lang, wala akong ibang masasabi kundi maraming salamat talaga. Thank you. Ay, sorry. Kaila, ate. Sorry. Sorry po. May tanong din siya. Basta yun na yun, okay na. Next time na lang babawi ako. Sorry po. So na maulit itong casting na to. Yun talaga ang dream ko. Nasa sa inyo yan. I know, Nay. Pao, season 2. You've done, sabi ko nga, paulit na, you've done a lot of great dramas. Ano yung, may mga na-experience ka sa din lang na hindi mo na-experience before, the acceptance and all. Pwede lang mag-share ka ng ilan na parang, do you get complimented by what, women, men, or yung mga young people about your character or to share lang na hindi namin alam. I'm not really sure dahil medyo hindi rin ako lumalabas ng ng bahay lately. Kaya but maybe to add yung sinasabi ni Tito Ruby kanina. When it was first pitched to me, they kept telling stories of infidelity. Tsaka itong mga story na to, parang out of this world talaga na grabe na
kumbaga, pag narinig mo yung story ng Lin Lang, wala pa to dito sa mga totoong story. So, siguro kinonsolidate nila at ginawa nilang kwento itong mga nangyayari. Pero, it goes to show that parang I think we wanted the show to be as grounded as possible and as real as possible. So kung sasabihin ng mga tao na imposibleng mangyari yan, nangyayari po to. Nangyayari po talaga to dahil maraming pinagbasihan at maraming, you know, in fairness to our researchers and our writers, parang maraming pinanggalingan itong mga eksena at itong mga pangyayari dito sa Linda. Another case of infidelity, ibang case naman, ayaw itama yung mali na ni Jay, the character, si Alex. How do you, kasi first time mong gumawa, di ba, sa amin, sa team namin, tapos ganito pa yung acceptance. Meron bang something else na pwede mong i-share na parang people compliment you, na mga nakapanood, you're so husay, you're so galing, and nangyayari yung case mo na isang napakahusay na lawyer, nakikiapid sa isang may asawa, ng agaw pa ng asawa, na buntis pa. Okay, tama na buntis kasi DNA naman eh. Okay, go ahead. Marami pong, yun nga po, sinabi ko maraming nagagalit sa akin, maraming natitrigger dun sa palabas, dun sa nangyayaring plot. And for me, yung pagkagawa ko nung role, hindi ako masyadong nahirapan dun sa panglilin lang kasi na-portray ni yung mga cast po, mga co-actors ko po. Buong buo po yung characters nila. Sobra, no? Parang sasabay na lang po. Walang bitaw? So, yun po. So, happy ka naman na nagawa mo ang Lin Lang. Happy with po. The team of FMR and JS. Opo, and with our directors po. Okay. Aaron, are you done, June? Last na. Go. Si Paolo kasi, no? Na nakakapuri siya para siya si Tom Hanks na sa project na to kasi to si Tom Hanks, 'di ba, pag kailangan magpapayat, 'di ba, ang dami natin na panood na project niya na okay siya, 'di ba, very hunk ang dating, tapos bilang ang payat-payat dahil pero si Paolo hindi lang sa may normal siya, nagpapayat siya, nagpalaki ulit siya, 'di ba, gano'ng kahirap yung ginawa mo. Oo. Siyempre, marami ka rin sinacrifice. Hindi ka basta pwedeng tumanggap din ng ibang projects kasi iba-iba itsura mo eh, di ba? Ayaw niyang lumabas noon. Ang dami niyang ayaw puntahan. Actually, yun na nga po. Parang siguro isang sacrifice na kinailangan, isakripisyo talaga yung pagtanggap ng ibang proyekto dahil na hindi angkop doon sa look ko. And parang, ayun nga, nagtataka yung ibang tao, parang nagpabaya daw ako pero it was all to prepare for Lin Lang. So I gave kumbaga yung dedication ko na binigay sa proyektong ito. Binigay ko talaga na hindi ako tumanggap ng ibang proyekto para matutukan ko to. At the same time, ang dami ko ring disiplina na ininstill sa sarili ko para ma-achieve yung sa tingin ko makakatulong sa show in some way in terms of believability and yan. You know. So, may sinakripisyo si Pao na tragics kasi hindi siya pwede. Tama, ano? So, nanonong ba't Pao na naman ay nawala sa'yo? Charot lang. Chika lang. In a way. Oh, 3 months din yun, Pao, na mataba ka ng story con. Di ba? Tapos nagpapayat ka. Ilang 5 weeks? Hindi naman, 5 months na nag-gain. Tapos si... Si Drake Eric. Sa Dude RBU. Hindi naman, nabawasan lang nabawasan yung days to prepare. But nagawa naman ng paraan. Ayan. So natenggang ka? Natenggang wala sa... Hindi, ano kasi nabawasan kasi... Hindi, dito lang ako. Nabawasan kasi ano, hindi kami kailangan mag-stop. Kasi kailangan gusto niya talaga 1 month to prepare for the next stage na papayat siya. And sabi ko, Pao, walang sesweldohin yung mga staff sa mga crew. Ay, inisip na so, din. Sabi ko, pwede bang habang ginagawa natin yung project, mag-ano ka na, magpa-trim ka na. Tapos, sabi niya, sige, 9 a.m. ang call ko. Huwag ako agahan ng call ko para at least in the morning, mag-workout siya. Sabi ko, sige. So, yun yung ginawa namin. Kayong 1 month, naging 2 weeks na lang. Na-achieve agad? Kasi nga, during nag-shoot kami,
hindi siya pinamaagang call, 9 a.m. pinakamaaga niya, minsan 10, ganun. Kasi nga, yun yung mga adjustment na we had to do. Kasi nga, para lang talaga, eh, kasi syempre sa mga gusto rin namin, yung mga tao, tuloy-tuloy din ang sweldo. Naman, kasi lalo hindi naman sila per day kasi bayad ng mga iba, di ba? So yung ganawang compromise namin ni Paolo. Thank so you, actually, Paul, lagi kami yung ganun. Eh, hindi, ganyan one month. Hindi, pwede bang 2 weeks lang? So pumapayag talaga siya. So ayun, kaya thank you, Paolo. Grabing lifestyle change pa lang ginawa mo, Paolo, dito. Ano? Thank you for considering the workers naman. Then, sinorten mo yung paghihirap. Chika, okay. Okay, ano ba sasabihin ko? Ang dami kong gustong tanongin, Diyos ko. Go ahead, maya na ako siguro magtatanong. Yes, ako lahat. Ito na ang feisty na si Alex Brosas of Stream Views. The ultimate ultra maldita. Chang, dahan-dahan lang, Chang, ha? Tanda ka na ni Inay. May ano, may warning. To the main characters, your characters almost skid to insanity because of the turbulent challenges that you all went through. Now my question is, where are your characters good at and where are your characters bad at? Ay, mara, flawed lahat sila, pero gusto ko manggaling sa kanila. Miss Ruby, the best and the good ng character mo. Saan ka magaling? Saan ka The best siguro yung na-sustain ni Lola Pilar, yung core value niya, that you stand for what is right and what is yung ganon. Bad, I won't say it's bad kasi parang siyempre kung Lola ka or kumbawa nanay ka si Amelia, you're always torn eh pag kadugo mo yung yung nagkakamali. Okay. Ayaw mong konsentihin dahil alam mong mali. Pero merong dissonance, merong turbulence inside you. 'Yon as she said. Merong turbulence na galit halimbawa pag sinuswerto mo ang isang halimbawa anak mo na nagkakamali. Masakit sa loob mo 'yon. Pero hindi mo siya makampihan ng ganun. So umiyak na ba yung part na tumigil ka ng kumampi kay Julian? Hindi pa. Meron na. Yun. Yun, masakit yun sa akin. Ganon. Kasi parang tinatraidor ko siya. And yet, I have to stand for what is right. Sinumbatan ka ng major ni Juliana. No? So, hindi yung masabing bad, no? Pero hindi. May maraming good. Uh-oh. The values nga tama. Yes. Kayla, the good and bad ni Sylvia? Siguro for Sylvia kasi, I feel like generally, she's a good person. I feel like if you really look into her character, which was what we did, thank you to Direct FM and Direct Jojo, na mabait siya talagang tao eh. She's empathetic. She's a good wife. She's a loving wife. She cares about her marriage so much. Yung masama lang dun siguro sa kanya is hindi niya binibigyan ng halaga yung sarili niya. And kaya siya na mamanipulate ni Alex dahil dala-dala niya yung feeling na meron siyang pagkukulang. Considering your dad keeps reminding you, tsaka si Victor in a way din, ano? Na parang hindi niya rin vina-value yung sarili niya eh. Hindi niya nakikita yung value ng sarili niya. Hindi niya kayang piliin yung sarili niya. Darating ba sa day na she values herself na rin? Abangan! Hindi ko po pwede sabihin. But something to look forward to in the next episode. Twist. Gusto ko sana malaman na. Pero sige lang. We'll wait for episodes 9 and 10. Diyos ko, Jay, am I good ba sa side mo? Charing na. Jay, am I good ba kay Alex? Nahirapan akong isipin ako kanina din. Pa. Pero si Alex kasi achiever siya. Pag may gusto siyang makamit sa buhay na kakamit niya. And pag may gusto siya, nakukuha niya. Pero yun nga, mali sa maling paraan lagi. And is he loyal, would you say, to a fault? No. To a friend? To a foe? Fault na tumabot na point na sa ano na. Yung loyal ba siya kaibigan na minsan maling-mali na ano? Hindi na kaibigan? Lang. Hindi rin. Hindi. Ay, may twist pala yun. Charot, takot na naman ako mag-overshare. Nay, alam namin, the good and the bad ng tanong ni Miss Brosas
si Amelia, the good side and the bad side ng character mo? Alam mo kasi ang hirap din dahil nanay ako, 'di ba? Tayo pa naman mga nanay, tama o mali, kakampihan natin 'yung anak natin. Pero kahit na ganoon 'yung nangyayari, 'yung utak niya, 'yung puso niya, doon siya sa tama. Doon siya sa tama. Kaya lang, hindi niya matiis yung anak. Grabe yung lumuhod ka. Sa 9 and 10 ba yun na yung mapapanood? Ano? Wow. Tama, 9 and 10 yung direct, ano? FMR. We look forward to that. Yun yata ang major character ano mo, no? Oo, kaya yung totality, mahirap talaga maging nanay. True, true, true. Kim, may good ba? Oo naman. Pero gusto ko magaling sa'yo. May good naman. Isa naman si Juliana naman ay mabuting ina. Gagawin niya talaga lahat para sa anak niya. Magsasakripisyo siya para sa anak niya. Ang hindi lang maganda sa kanya is, hindi lang siya magaling gumawa ng desisyon at diskarte sa buhay. Yun lang talaga yung mali sa kanya. Pero yung desisyon at diskarte, ang undertone naman dun is pagmamahal. So parang nagawa niya siguro yun dahil may mga bagay na hindi siya makontento. So, yun. Hindi siya marunong magdesisyon at hindi siya marunong makontento sa kung anong meron siya. Pero mabuti siyang nanay. Kasi inaway ako ni Victor kaya nahulog sa bintana yung isa kong anak. Nagalit na galit si Vice kasi. Babaya. Oh, bintana episode. Bintana nahulog. Correct. Mm-mm. Ayun. Yun. Bad. Nasabi mo na. Nasabi ka, kapagkwentuhan ka kasi. Kasi ang dami pa eh. Baka gusto mo ako magkwento ng bad mo. Tika, kinuntian mo eh. Yun na lang, yun na yun. Yung hindi siya marunong gumawa ng desisyon. Tsaka... Tsaka sinungaling siya. Chicken ganito. Hindi siya marunong makontento. Tsaka... Sinungaling siya. Tsaka hilig niya magpaikot. Favorite song niya kasi yung kanta ni Sarah G. Ano yun? Ikot-ikot lang. Charot lang. Ang galing. Galing, Kim. Galing. Galing. Sobrang hook na hook kami sa'yo. Yun. Opo. Kay Juliana. Pao, ang dami rin good. May bad din. Sige, go ahead, Pao. Siguro pili lang ako ng mga major. Siguro yung good is yung love niya talaga for his family. Dahil hindi niya nakukuha yung pagmamahal na yun sa kinalakihan niyang pamilya. Siyempre, gusto mong ibigay yun sa magiging pamilya mo. Pero at the same time, yun nga, doon na napupunta yung mga bad na parang minsan hindi mo rin nare-realize na may ibang pangangailangan or like sabi nga nila sa isang relationship, di ba? Parang communication is key. Parang yun lagi yung kulang ni Victor nung panahong kailangan siya ni Juliana. Nailatag naman niya yung galit niya no nung unang episode ano, kung bakit siya ganun ang gagaling. Yun lang, Pao. Pero Pao, ano ha? Yan na naman ako, nag-over. Ano na naman ako? Alex, nasagot na, Miss Brosa. Yeah, I have a follow-up question. Go ahead, Mare. To Kim, to JM, and to Paolo, while playing your characters, what did you have a better understanding of? Thank you for that wonderful question. Do I have 2 minutes please. For that? for that love triangle. For the three of them. Okay. Realization po, habang ginagawa po lahat yun. In Tagalog. Ano nga ulit? Sorry, nawala rin ako. While playing your characters, what did you have a better understanding of? Better understanding siguro sa role ay sa character ni Juliana. Siguro, matuto kang maghintay. Matuto ka dapat habaan mo yung pasensya mo hanggat maaari. Yung huwag padalos-dalos sa desisyon. Tsaka... Sabi nga, patience is the key, communication is the key. Ganun naman yun sa isang relasyon ni. Kailangan pag-usapan, kailangan ng pasensya. Yun ang hindi niya nagawa. At pinagsisihan niya sa huli. Pero Mari, nakita ko na yung backstory ng love story nila ni Alex. Sinave ka niya sa, di ba, yung abuse, sexual abuse yes, ng former opo. Boss mo, no? Galing. Pag-empty ka naman. He came to, her, to your rescue din kasi. Ang ganda nun. Buti nalagay yung backstory na yun. Kasi kung wala yun, talagang completely ang bad niyo, ha? Hindi ko kakapitan yung bakit kayo nag-together. Okay. JM, understanding of? Sa akin siguro yung dapat i-keep natin sagrado yung loyalty. Yung... Sa marriage, sa relasyon, sa pag-iibigan. And yun nga, sabi nga ni Pao,
yung trust, yung honesty, kasama na yun sa pagmamahal. And of course, Pao? Sa akin siguro parang hand-in-hand siya dun sa sinabi ko kanina na ano, communication is key. Kasi parang I feel like with proper and with proper communication comes honesty. At pag honest kayo sa isa't isa sa mga nangyayari sa relasyon nyo, sa buhay nyo, sa nararamdaman nyo, malalaman nyo kung kaya nyong ayusin or hindi. Mas madaling matanggap. Thank you for being smart. At least hindi nyo ako nilinlang. Salamat po. Ipasok lang. Charot. I wanna hear from the diva that you love. Is, yes. is she with us today? Yes. Actually, nagpa-bleach pa siya ng buhok. Alwin Ignacio of the Tribune. Hello. This is first for Kim. As your character, Juliana, sino ang mas masarap talagang magmahal? Si Alex o si Victor? Diyos ko. Kayino ka mas nasasarapan magmahal bilang si Juliana? Kay Alex o kay Victor at bakit po? Uy, ang gandang tanong. Kasi laging... Sino ang mas masarap magmahal? Yes. Siguro si Alex po. Kasi siyempre, di ba, asawa niya na si Victor. Tapos, nandyan na sa harap niya, magkasama pa sila sa isang bahay. Kikitain niya pa rin si Alex. So, siguro, bet niya talaga si Alex. Hindi, pero siguro iba yung nabibigay ni Alex kay Juliana. Na, ano, security, pagmamahal. Kasi hindi ka naman mag-go the other way kung kontento ka sa isa. Uh-huh. At saka ang sarap naman yung sasakay ka sa kotse, maya-maya may katabi ka ng cute-cute na, di ba si Alex? Bigla na sumusulpot. Go ahead, Alwin. For JM De Guzman, as Alex, ano ba yung taglay na pambihira ni Juliana at hindi mo siya talaga kayang bitawan at all? Tapos may Sylvia pa, di ba? Bukod po sa maganda siya, yung kalooban, and maganda yung kalooban. maraming taglay na pambihira. Marami pong taglay na yun nga po, sabi ko nga po hindi po ako nahirapan na i-portray yung pagiging masama kasi ano po yung hindi mo makikita kay Juliana na hindi mo ipaglalaban. Pero ang loyal ni Sylvia eh. Parang how can you miss that? How can you not appreciate that? Yun din kaya naging mahirap din sa akin kasi ano nga ba naman ang hindi mo... May utang na loob ka pa because of the dad, di ba? Oo, na kay Sylvia na rin lahat. Pero diba? Meron din siya kasing issue si Alex na yung inggit niya sa kapatid niya na laging kung ano yung meron yung kapatid niya. Gusto niya meron din siya. Gusto niya makuha kasi mas magaling siya si Victor kay Alex. Correct. At saka may pasasagot ng episodes 9 and 10 yung kung bakit may hinahanap kang hindi maibigay ni Ana, di ba? For Paolo, as Victor, anong natutunan mo sa love as Victor? Ang hirap ng tanong. But it's really... Ako as Victor, maybe it's really built on sacrifices. Dahil itong mga sakripisyo na ginagawa mo at binibigay mo and the other way around, ito talaga yung bumubuo nung pamilya niya at nung relasyon niya. At nagkataon lang na itong mga ibang sinakripisyo niya ay hindi naging kaayon-ayon kay Juliana dahil kinailangan niya ako ng mga panahon na yan. But it's really the small sacrifices that you give up, that you sacrifice para sa sarili mo at para sa para may mapabuti sa relasyon or sa pamilya mo. Again, as Victor, sa puso mo ba, meron ka pang chance na mapatawad ang asawa mo at kapatid mo? Actually, I have the same kanina ka pa naiisip. As Paolo. As me. Of course, I can always forgive. Ayoko lang sila makita, pero di ba, kanya-kanya na tayong buhay. Huwag na tayong magpakaya naman. Pero as Victor? As Victor. Can you forgive Juliana and Alex for what they did? I think there would always be a thorn in his heart na parang natusok na eh.
Pero ito na, siguro masasagot rin yan ng mga next coming episodes. True. kung ano bang mangyayari. At sana hindi ma-disappoint yung mga manonood. Kasi willing ka na eh, till you discovered something na naman, ano, nung episodes 9 and 10, Alwin. Yes, okay, thank you. Thank you, Alwin, ha. Thank I was you, right thank about you. Ang galing-galing mo magtanong, di ba? Ang talino. Not saying na hindi matalino yung ibang tanong. More questions from our ano, mga kapamilya ano, admins. Yes, go mga ahead. Bloggers natin. Pero before sila, eto, kanina pa torn between Alex and Victor, ang willing maghintay na si Don Don Sermino. Of course, Don Don watches. Eh, napapanood. Kanina ako maghihintay. Hindi, Kim, kay Kim muna. Kasi, Kim, anong feeling na most hated ka ngayon? Grateful. Anong pakiramdam pag nababasa mo yung mga comments na yun? Tapos talagang, ganun yung reaction nila. Yun nga, napcoin talaga yung term na yun. Sa'yo, parang after a long time sa career mo, ngayon ka lang sinasabihan na most hated, di ba? Actually, si Darla wanted her behind bars, yes, na. Yung follow-up si question, JM de Guzman. Not only by netizens or ng fans or viewers, kundi yung mga coast, mga artista din. Ito yung masabi kong hate that I love. Okay. Yung hate messages that I love. Kasi syempre, sa career ko, sa social media platform, hindi naman malabo na nababash ka eh. Lalo na nung 2020, yung, yes. Uy, sandali lang, umalis na ako ng Pilipinas. May yung, ganun? Yun, ayaw ko talaga yun. Ngayon, pwede na ako lumabas. So, ngayon, ito na yung pinakagusto ko. Ba't katawang to? Ah, talaga? Ah, ganun. Sandali! And then, ano, ngayon, habi. 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 Pero ano, masaya talaga ako dito sa hate, kind of hate na natatanggap ko. Nagpapasalamat ako sa mga director ko dahil pinapaulit nila sa akin kapag kumikimchu levels. Okay. Yung ano ko, uy, kimchu yan, ulitin natin. So, ang tiyaga-tiyaga nila sa akin para maging si Juliana ako. Kaya, malaki din yung pasasalamat ko sa writers, sa creatives, sa director namin, sa lahat ng bumubuo actually ng Lin Lang. Kasi ito yung hate na nagustuhan ko. Keep them coming. I love it. Pero so, ito, yun. Kim as yung tao, anong assessment mo sa character, sa role mo? Like, halimbawa, ang ordinaryong tao kasi nagagalingan sa'yo, ikaw ba, pag pinapanood mo ang sarili mo, hindi naman dapat kailangang, hindi naman dahil bubuhatin yung bangko, yung totoo lang na na-feel mo every time na napapanood mo yung sarili mo? Pag pinapanood ko siya, gugulat ako. Mm-mm. Na for the longest time, hindi ko naiisip na gagawin ko to. Mm-mm. Ngayon pala, may tamang timing pala sa lahat ng bagay. So I guess, nagpapasalamat din ako sa Dreamscape na binigay nila sa akin tong role na to. And then nag-explore at tumaya sila sa akin, mm-hmm, as Juliana. Pero kumukulo yung dugo mo sa sarili mo, I mean sa character. Ako? Nainis din ako sa kanya. Actually, habang ginagawa ko siya, kaya nga kalaban ko lagi yung sarili ko. Okay. Kasi pag umaarte, parang ito naman, malita ka na nga, anuhin mo pa, ganyan, nakakasakit ka na, pero itutuloy mo pa rin. Pero syempre, kailangan kong maniwala sa ginagawa ni Juliana para pag inarte ko siya, magagalit na talaga kayo. Katulad sa sarili kong as Kim Chu, nainis din talaga ako sa kanya. Oo nga. Thank you. Salamat. Ipagpatuloy mo yan dahil iba pala maging masama siya rin. Iba pala pag kumukulo ang dugo talaga sa isang character. No? Thank you din sa lahat ng mga naka-appreciate and sa mga nagtitweet, nag-ano. At pwedeng umabot na gusto kang ipatulfo, di ba? Oo, gawin ipapatulfo. Yes. Pupunta reaction na nga kami doon. Punta na tayo doon. Reaction yung mga ganun, umabot na sa ganun yung reaction. Oo, nagiging meme na po siya, pero masaya naman. At kung masaya sila, masaya din po kami. Ayan, thank you. Ikaw, Paolo naman, syempre ngayon, ikaw daw ang... I mean, the yumminess of Paolo is back daw. Parang ang daming gustong umampon, ang daming gustong umangkin uli eh, di ba? Sabi nga, kung ayaw na nung character ni Juliana, sa kanila ka na lang. Any reaction, sige. Pwede naman. Kailangan ko lang silang kilalanin. Hindi, joke. Tsaka yun, nagagalingan ka sa sarili mo. Ako, hindi po eh. Maybe... Kulang pa yun sa tingin. Pag pinapanood ko kasi yung sarili ko, nag-cringe talaga ako dahil ang nakikita ko lahat ng
flaws, lahat ng mali, lahat ng imperfections. Okay. So pag nakikita ko yung sarili ko, parang gusto kong ulitin yung eksena tapos ayusin yung mga kaya kong kailangan kong ayusin. Pero ayun, hindi ko po hindi pa. Gusto kong marinig yung opinion dalawang director. Actually, I was gonna ask nga straight kung yun din ba with Direct Jojo. Feeling nila daw hindi pa sila perfect. Like si Paolo, feeling niya parang may kulang pa. But in your, siyempre kayo ang nakakita. Well, for me naman, lahat nung nagawa na eksena, hindi ko naman igugo kung hindi ako satisfied as a director. Mm-hmm. Na-portray naman nila ng tama yung bawat eksena. Iyon, parang okay naman siya. Kasi hindi naman magre-react ang mga tao kung naawa kay Victor, na nagalit kay Juliana, kung hindi effective yung pagkaka-portray nila. So you're feeling you're blessed with an excellent cast, Direk? Oo, kasi ayan na sila, parang isang series pa po ulit. Ah, why? Nanawagan. I just got the official word from the boss natin sa production, si Sir Deo, that Lin Lang is already nasa top 10 in 20 countries worldwide. Sir Deo is watching right now. Thank you for the good news, Sir Deo. Direk, the Lin Lang journey. Mukhang... Ano po? lucky charm yun ni Inay ang isa't isa. Ang dami yung projects together this year. Tsaka yung direct yung assessment po. Kasi pag sinasabi ng marami na ang galing-galing nilang artista or mga fans, di ba? Siyempre, pero kayo as director talaga, kayo talaga ang mas nakakaalam eh. The process of the actor is usually heightened pag scene per scene. Kami mga director, how do we string that into a sequence? Okay. And then the totality of the story. Now, you get to discuss with them kasi madalas sinasabi ko, character is theme, ha? Mm-hmm. However, you are uncomfortable in what you do. Kasi po, pagdating sa set, ultimo makeup artist, bago pa sila dumating, nandun na kami production, di ba? Kanya-kanyang dabog, yung pakasinungaling ni ganito. Nagre-react sila sa kwento. And now, when you deal with them in the scene, andun yung comfort zone. Kasi di ba, for example, when you do a character, sasabihin sa akin, direct kasi kung ako yan. Ako, I entertain the answer. And then I shattered them by saying, but it's not you. But the character's not you. So, maaano yung parang mag-check ng North Star niya yan. Mm-hmm. Hanapin niya, po-position niya. We always start with a healthy discussion. And may hihilingin ka, may bibilin ka. Kasi hindi, pag tinignan mo yung scene, ano yung objective ng scene? Titignan mo, ibibilin mo yun. Pag medyo hindi nagawa, pero meron siyang attack. No? Kasi hawak niya yun eh. Artistry niya yun eh. However, I wanna say na, okay, we're almost there. Nangingisi ako sa sarili ko kasi as Paolo was telling his journey, makikita mo yan pag na-edit, pag ine-ere. And so, you know, as an artist, hindi mo naman masasabing perfect yung nagawa ko. Kaya nandun yung experience ng cringing kasi. So valid yung sinasabi ni Paolo. Nangyayari yun. Maski sa akin. No, kaya alam mo, parang kung wari, happy ako kasi wala namang matigas ang ulo sa kanila, no. Pag may na-encounter kang ganun, pagtalikod ko, hindi ako na-offend, gingising-ngisi ako. Makikita mo, displaced ka sa kwento kasi hindi ka nakinig. In this sense, itong team na ito, masarap ka trabaho kasi makikipag-diskusyon sa iyo sa kung ano yung position niya doon sa nangyayari. And so with what's happening with Lin Lang, makita mo buhay yung character eh. Pagka po pinanood natin siya maigi, Sylvia and Kim's character are parang two faces of a woman. Maricel and Ruby, two faces of correct. A woman. Ay, correct. Pagka sinuma mo, one who is, kasi sa relationship, di ba? Ewan ko kung aamin yung mga sa may mga mister po dito, I mean, sa may mga asawa dito na nanligaw ng maraming girlfriends. No? May isang asawa na nagpo-provide. Okay. At isang, yung dependency na dinidisplay nung Kim,
yung kailangan niya ng tulong, yung may kabalyero na present sa tabi niya who always provides. But you see, even the character of JM and Paolo, may pinuprovide na ano eh, parang ego alter ego eh, Gemini eh. What the need of Kim is, ang argument niya kay Victor, you were not around. You're telling me you love me, but you were not around. And the other guy is always around. So may... So what is the your... The need was filled in. What is your measure like of love? No? Hindi ka magtataka kung bakit ang laki ng appeal sa mga OFWs eh. Sobra direct. Yung malayo sila sa pamilya tapos may nangyayari sa mga mister o asawa nilang naiwan. Di ba? Yung... The presence, the need for the man of the house or the woman of the house to be beside you, ano yung measure mo of love. Kaya lang, sobrang heartbreaking yung thesis nung Victor kung saan pupunta. Actually. Parang, I don't know, I'm sure you're familiar with the song, The Man Who Can't Be Moved. Oh, yeah. Wow, maka ano yan naman ako. Kasi delikado sa... Wala. Baka ipasample sa'yo. Baka oo lang. Baka ipilit. Sa sample daw po siya. Ugali nyo yan. Now yun pong yung the experience of careful. It is hindi ko na din maipaliwanag because sadly, I lost an uncle a few days ago and in the cemetery. Mm-hmm. While he's being laid to rest, people were asking me about Linlang and Juliana. Nagmanganingani kong sagutin, gusto mong isama kita doon. Sa sementeryo na eh. Hindi ka na makapaniwala. Yung na hanggang doon. In malls or among drinking sessions, it's okay to talk about it. Na, pero yung naglilibing ka, at tinatanong ka tungkol doon, parang gusto mong itula. Unang-una, may sarili kayong patay, doon ka mag-focus ka doon. And EJ, siguro parang I feel sad for Filipinos who message me. There are a few na nag-download. Nakapag-guilty ako ha, nag-message ako sa'yo, nagmumura ako. Hindi, nag-download and nag-subscribe. Okay. And it's not available in their territory. Oh, so, that makes you siguro, sad. But this is an opportunity. Doon po sa mga... may mga Filipinos sa Spain and uh-huh. Taiwan and in Japan messaging me. Ang siguro maganda mag-message kayo sa Prime Video ng region ninyo. No? That's the best thing to do. To request na maipalabas. Kasi pagka, kunwari, pag we didn't dub it for in Spanish. So, oo pala. Pagka nagbibilihan na sa market, hindi nila alam na maraming manunood sa English nito. Parang ganoon. So, hindi nila bibilhin. Hindi parte noong contract nila. So, yun yung advice ko. Kasi nakakalungkot yung magsasabi, nag-subscribe po kami kasi nainggit po kami na pinag-uusapan. Yun. Paki-request ninyo sa region ninyo to... Our friends from Prime are here. Subtitled lahat sa 240 territories, Miguel from Varsity, subtitled lahat, right? So tama yung sasabi direct, kung Spain ka, talk to Prime Video Spain, tapos doon sila mag-deal with, di ba? Either that or kasi tayo eh, di ba? Two ways yan eh. We can ready the content na multi-sub. Na siya. Correct. Sana masagot nga, 20 countries. Kasi hindi natin na-anticipate. Number 10. Ano mo, EJ, sobra, hindi namin na-anticipate na ganun yung putok. And so, yun po kasing, for example, if you place number 9 in Canada, ang dami mong kalaban. May Hollywood movies ka, may Hollywood series ka, may Korean series ka. Tapos po pumapasok kayo sa nine. Top 10. I think it's a phenomenon. Kaya ngayon, may Pilipino na palabas, no, at pumoposisyon sa ganyan. I was telling our friends from Prime kanina, no, if we want to keep our viewership, no, we can do something about how we can appeal dun sa mga territories na nagre-request. True. Kanina lang po yung taga-Taiwan, sabi niya, bakit po yung ganito nandito? Bakit po yung ganyan? Nagbabanggit siya.
bakit yung Lin Lang hindi naman hindi namin makita dito? So sa Taiwan wala pa. And then I have yesterday was my birthday and then some friends from Spain was wala. Requesting already na ano eh may isasagot mo lang naman doon di ba? Mag-request kayo sa ano sa Prime Spain okay. Para mapanood ninyo. Ayan, thank you. Okay. Thank you, Direk. Last na talaga. For who? Kay Direk na din. Follow-up ko na lang yon. Na nag-create ka ng drama king and drama queen. Ah, ano po? You started the di ba nung tinawag mong drama king si? Opo. And now, tinawag ng drama queen si. Ano po? Paano ba to? Masaya, masarap po kasing mag-create ng isang palabas kung yung actors mo, malalim yung pinagkukunan. Okay. Na, kasi kahit anong tumbling ang hilingin mo, ibibigay. There might be questions on yung comfort zone, kung medyo hindi ko pa to ginagawa, hindi ko pa nararating yan. Pero at the end of the day, nanginginig din yung loob mo eh. Kasi prinsesa po ng bansa si Kim Chu and Paolo, in his record, he has done so many important films of the country na parang sobra kang mapaproud na most of them are historical. His performance in Lin Lang, yung mata po, yung lagi kong nakikita sa kanya. Grabe, nakita namin yung mata niya sa the storytelling of the eyes is yung impeccable. Ngayon, kinakabahan ako doon sa tanong nila pag nagdi-discussion kami. But at the end of the day, ang lagi ko naman sinasabi sa kanila, you talk about real people. We cannot deprive them of, kasi siguro libo-libo yung nag-undergo ng ganitong stories, no? And if you are not ready to tell with truth yung experience, you will be unfair for them. Kung ano man po yung lahat po kasi ng ito Kuya Dondon, biyaya na lang, dagdag na biyaya. Mm-hmm. Nagsimula kaming umuo sa isang proyekto na gusto naming mag-sustain ng finances namin for our families. Then as we go along dealing with the story, yun po, pagkakataon ko to para magpasalamat dun sa creative namin na alam nyo po, sa ilang beses naming harap sa inyo, hindi nyo sila nakita. But they are the heroes of our show. True. And speaking of creatives, wala naman sila dito, pero ayun, karun lang. Mr. Rondel and Dayag and Danica Domingo and the team, congratulations. Yes. Ms. Ruby, tawang-tawa, Ms. Ruby? I-tag na natin sa social media para sila na lang yung tanungin, si Danica. Para siya na lang yung kulitin. Kasi siya naman yung gumawa kay Juliana. Sipag din naman niya mag-post, di ba? I think si Danica, si Juliana. Meron akong ano. Hello, Danica. Meron akong request dun sa ano, dun sa mga nanonood. Pag magpo-post po kayo sa mga comments ninyo sa IG ni Kim, ni Paolo, ni JM, ng mga artista, at saka ng DTE, ng Dreamscape, lagay po ninyo kung saan bansa, anong flag. Ah, cute. Oh, kompleto naman kasi, yun sa ano. Yung mga nare-recognize, yung nandun sa top 10. But, you know, I don't like to diminish the efforts of other Filipinos na yung kahit kakaunti yung grupo nila sa kahit saang maliit na bansa ay sumusuporta sa atin. Lagay po ninyo yung flag ninyo sa tabi noong post ninyo para mapasalamatan namin kayo. Ha? Gusto ko lang Wow, may dadagdag si Miss Ruby. Tungkol sa performance, kasi natanong yung sa performance ni Paolo. I just remembered now, yung mga taga-Propel Manila, this is a big advertising agency. Dito which sa, you're a part of? No, kaibigan ko. Kaibigan. Nakita ko sila sa isang restaurant sa Rockwell. Shala, nilapitan Rockwell. Ako para sabihin, iparating kay Paolo, na so, of course to the entire cast na gustong-gusto nila Lin Lang. Tapos gustong-gusto nila yung performance ni Paolo Avellino. I mean, siya talaga yung single out. Yun lang. EJ, yung misis ko, yung anak misis ko at saka yung anak ko, sabi after watching the series, nag-message sa akin. Awang-awa kami kay Paolo, ampunin na lang natin. Ako yung araw-araw na nagtitaping, halos hindi niyo ako nakikita, hindi kayo naawa sa akin. Ngayon, nanood lang kayo ng show, awang-awa kayo kay Paolo, gusto niyo iuwi. Ayos din tayo dyan, ha? Masarap, galing kasi masarap ng Paolo. Masarap pa ulam sa inyo, direk. Masarap pa ulam. The reaction, Paolo and Kim. Paolo, for the second time, ayan na naman.
Diba? Drama no, king. I'm grateful. It was, it took some time to adjust with everyone on the set. Pero, ayun nga, parang lagi naman, may, yung, kumbaga, yung performance ko dito is, wouldn't be that way kung hindi dahil, yun nga, dahil sa mga creatives namin, dahil sa director namin. And siguro isang trivia, inaarte po ng director namin yung ginagawa namin. Okay. Bago namin gawin. Professor kasi yung director natin. So teacher parang, talaga. Kung hindi mo alam yung gagawin mo, para maging tama ka at wala kang magawa mali, gayahin mo na lang yung acting ni Derek. Tama po yun. Hindi naman po sila dapat mahirapan kasi minodel namin si Juliana kay Derek Jojo. Herself. Kanyang po, upong na lang oh. Diba? Lace na lang, kaseksihan na lang. Marami na sila nagawa together. Tsaka beauty queen naman si Derek Jojo. Why not? Gcash ko na lang. Ayan, Gcash. Kim, ikaw naman. Go Kim. To. Kim. Tapos naririnig ko daw, anong reaction mo rin na next Vilma hinog Santos. Na hinog ka na talaga. Grabe. Ano, wala po. Punong-puno po ng pagpapasalamat yung puso ko ngayon. Punong-puno ng pagmamahal. Parang wala pong paglagyan ang kahit na anong kalungkutan sa puso ko ngayon. Kundi buong-buong kasiyahan po. Dahil parang yung takot ko noon is napalitan po ng isang malaking success na hindi namin inakala na magiging ganito nga kalaki yung linlang. Kaya sobra talaga ako. Complete ang kaligayahan mo ngayon, Kim. Oo naman, opo. Don't if I may share. Uh-huh. Alam mo ba kung hindi to umere this year, siguro ayun pa rin yung takot ni Kim. Kasi the day it aired, the night it aired, sabi niya, Kuya AJ, nakahinga na ako ng malawag. Gusto ko lang mapanood niyo. Parang nagpagpag na siya finally. And then, di ba Kim, na bihira naman ako mag-text sa mga artista. Pero ito talaga, ang gandang-ganda ako sa, talagang tinetext ko sila. The creatives, the directors. So parang, nagmumula ka po, tang ina, ang ganda. Ay, ang bayan. Ang ganda ng Linlines. Mag-edit pa kami niya, oo. Sorry pala, oo. Sorry, pasensya po. I so, I apologize. Pinapapush yung question about the next Vilma Santos. It came Gabi. From a pillar ng isang, nakita niya eh, The Pathing. Totoo ba? Oh, excited na ako. So careful ka na sa mga next projects mo, Kim. Tignan natin. Siyempre, lahat naman ng mga project na pinagkakatiwala sa akin, alam ko naman hindi siya ibibigay sa akin kung hindi nila pinag-isipan mabuti. Ako naman yung buong 17 years ko dito sa ABS-CBN, sobrang laki ng tiwala ko sa management na inaalagaan talaga nila ako. Kaya nagpapasalamat ako bilang isang kapamilya, of course. And I'm very happy na kung saan man ako ngayon. So, I'm hashtag forever grateful. Ayun nga, happy ka rin na tinatawag kang the next film. Diyos ko. Yun talaga pinupush nila sa akin sa likuran, di ba? Kaya ako kayo, Ma'am Vilma. Pero hello po. Kasama kami sa trabaho. Sobrang bait po nun. Tsaka, yun. Sana. So ngayon anong sagot pag tinanong ko, are you the drama queen? Diyos ko, huwag nang ganun! balik tayo sa, basta yun. Ayan, thank you very much and good luck. Nakakulot ko ng dugo talaga. Before the next 48 questions, kasi we had to excuse lang someone kasi may kailangang appointment ng punta, hiniram lang natin sila. But before that, I would like to, can we bring in the cake to greet Direct FMR Happy Birthday and Mr. Ruby Ruiz. Let's all sing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear FMR and Mr. B. Happy birthday to you. Ayan. Blocking natin ang maayos dito nila para magamit natin yung material. Direct ang Miss Ruby sa gitna. Happy with the special participation of Dennis and sino ba't si ano to? Happy si ano? Si Aki. Happy birthday. Happy birthday to you. Blow your candles. Oh, yay! Maka-blow naman. Parang di Lola Pilar. Ayan. Nay, we had to... Kailangan daw natin excuse si Inay for an appointment lang. Nay, any word lang. Pero tuloy ang Q&A ha. We have 48 more questions naka-line up. Nay, a message to everyone and please stop supporting pirated copies.
sana po huwag kayong maniwala doon sa mga pirated copies na, na nilalabas ngayon. Kasi, oh, walang sound. Nakakaloka. Pa-mic. Diba? Yung mga ganon palpak. Manood na kayo doon sa totoong lugar na pwede nyo talagang mapanood ng maayos. Diba? Kasi sayang naman. 149 lang. Ha? 149 lang? Pero walang sound. Hindi. 149 talaga. Yun po ang rate 9. Sa Prime app. With or without sound. 149. Alam ko sabi niya, 149 lang halaga. Ginulo mo si Inay. Bigs! Can we have flowers for Inay? Nay, pakisample na nga. Kanina pa ito eh. Gusto mo bang i-try? Oo. Sample. Nay, isa lang, Nay, bago ka umuwi. Halika dito. Ay, naku, nagba-back out ka ngayon. Nay. Ganado pa naman ako ngayon. Oh my God. Your message sa mga may diferensya na, your Maricelians worldwide. Mga Maricelians, tsaka Maricel forever. Sana po, tagkilikin nito na may diferensya naman kayo, kagaya ko. Diba? Huwag niyong kakalimutan, Lin lang. Okay, Prime thank video. You po sa Prime Video. Ooh, thank you, Nay. Miss Aileen, Tin, excuse natin si Inay. Ayan, si Ate, si Miss Patring, and... Ate, sige nga, isang group photo. Pero to real question and answer, ha? We still have 2 hours pa. Charot lang, oo. One na lang pala. May gusto pa akong tanongin kay JM tsaka kay ano. Isang group photo muna, please. Ayan. Isang group photo. Miss Ruby. Ayan. Center po. Hindi pa finale, ha? Tumigil kayo. Charot. Matabi ko pang gusto right tanong, and mahirap na ito mag-gather itong lahat ng to. And last to your left, wow. Please. Alright. Night. Ay. Yehey. Thank you. Sige, take your seats. Night, thank you, ha. In his mother's eyes, November 29, ang pagbabalik sa pelikula nag-iisang Diamond Star. Oo. May activation tayo. Meron tayo with ano. Bix? Okay. Go, Bix! Sige na. In 5, 4... Go, Bix! Uy, para ano? Go, Bix! 3, go! 2, go! Sampal na lang. Scared ako. Go, go, Bix! Go, Bix! Bakit mo ginagawa ito sa akin? Masyado nang masakit. You're in pain. Masyado nang masakit. Parang na-pressure ako. Bakit yun ay? Bakit mo ginagawa to sa akin? Masyado nang masakit. Ay! Uy, ang saya. Masaya. Ang fairness ka na. Parang gusto ko. Uy, sanitized yun ha. Hindi yun yung sampal niya kay Juliana. More! Tsaka si Inay din ang galing yung linya. Kay Jun Lalin. Nay, thank you. Ate Cathy, thank you. Patring, thank you. Bix, Aileen, mag-asawa dapat yun. Mother B-Boy Arboleda, thank you. Acknowledge ko lang. I have a question for JM. Kasi JM, nag-sustain dito. Listen up. Na-sustain sa nilang ang pagiging award-winning actor mo. Are you very careful na sa susunod na mga projects na gagawin mo, JM? Are you gonna be very careful na iingatan mo yung mga gagawin mong projects after Lin Lang? Sa akin po, tingin ko wala pa naman po ako sa posisyon para magpili-pili ng mga projects. Pero, but, I will always do my best po pag binigyan po ako ng opportunity po ulit. Okay. Aaron, we can entertain mga 3 more questions before we wrap this up. But while waiting for Aaron, I'd like to ask kay Kyla. Kyla, kanino ka nagmana? Sa dati mo, sa nanay mo? Parang delikado po para sa akin yung tanong na yan. Parang hindi ko po kayang sagutin. Yun na po yata yung pinakamabigat na tanong na tinanong sa akin. But have you been asked? Controversial. Where'd you get it? Nasa DNA mo na kasi, pero baka naman
may parts na may mga portion of you, your talent, part of your talent na ah, kay dad to, ah, kay mom to. Ang bilis mo rin umiyak, di ba? Tumulog? Di naman, tumulog. Di naman, Sir EJ. Mm-hmm. Pero, syempre, grateful ako na that they're my parents and that they're really good at what they do. Doon. And I really respect them for that, especially because now I'm in the same industry. Mas na-realize ko kung gano'n rin pala ka-challenging tong trabaho to. And I give them so much respect. And parang mas na-appreciate ko rin yung mga ginawa nila for us. Siguro kanino ako nagmanas? Siguro both. Kasi of course. Physically, it's very my dad eh. Tall. Everything. Tangkat, tall, pati yung noo, you know. So, and aminado siya sa noo na kay Kuya Chan. Naman. And sa mom ko naman, syempre, I grew up with my mom. So, talino I think naman everything ito, that she galing. Has taught me growing up, yun siguro ang minana ko sa kanya. Everything, and some people say that sometimes I sound like her. So, hindi ko siya naririnig myself because, I mean, she's my mom so I know the difference, but... Okay, saan naman yung sound ko yan, Chan? Pwede rin. Pwede rin. Malalim din yung boses ko eh. But, yun siguro. Yun lang po siguro yung personally ako nakakapansin. Kailan naloka ako sa eksena niyo ni Kim, ganun ka magalit. And you can be really bad and mad. Di ko pa po natatry. Oo, talaga inak-out mo lang yun? Yung galit na galit ka, tapos yung lutong ng mga linya, ng salita mo? With the help of Direct FM, of course, he really guided me through that scene. And Direct Jojo as well, throughout the journey of the whole show, they really guided me with the emotional investment in my character. Kasi syempre, you know, I've never been married, so I wouldn't really know how a marriage works. So, yun, I'm just really grateful to Direct FM and Direct Jojo. Thank you. Kasi nabuo si Sylvia dahil sa kanila. And of course, working with such talented actors also, naging, parang na-inspire ako to work every day with them. Galing. You always deliver. Kasi sobrang mahuhusay din po talaga yung mga kasama ko. So, grateful ako because of that. Keep it up, Nak. Ha? Thank galing, you po. Galing, galing. Okay, Aaron, iniwan na ako ng walang hiya. Yes, partner. Kukunan ko lang ng BP si Bix. Masakit, Bix? Oo. Arte mo? Parang nag-ano pa nga, umanong mga sa inay. Wala pa yun. Wala gusto pa. Mo ako na. Paramdam ko sa'yo. Okay. Be part of this phenomenal sampal serye. Sa opulence. Eh, Halloween naman ngayon. Pwede naman. Alright. Kung ano man yung event na yan, ha? Yes. We'll entertain a few more questions. Eh. We have 15 minutes pa to, yes, to wrap this up. We have a question from Tita Julie Bonifacio of PEP and the first Bulgar. Time makarating sa Terrace, Manila. Correct. Talaga ba? Go ahead, Tita Julie. Ay, good afternoon po. Mamadaling ko na. Direct. Tama yung sinasabi mo. Ginawa ni Paolo. Kasi nung napanag yung first two episodes, sabi ko nga, halos perfect yung two episodes. Kasi talaga nag-adjust si Paolo, di ba? From yung malaking katawan, tumalit. And I can say na parang, this is his best performance talaga. Sa mga napanood ko na sa movies niya, no? Ayan, congrats. Pero ang tanong namin dito kanina, pinapatanong nila kung willing daw bang si Kim after this, tuloy-tuloy na sa medyo... mga ganyang characters. Wala na ba yung mga patwitams na Kim na napapanood namin? Oh, wait. Sa Showtime, andun. Chika. Pero sa... Serye. Depende po, depende. Ako naman ay very workaholic. I can say. Of course. This depende is your year. Po, depende naman po sa mga project na ibibigay po sa akin. And... ayun nga po, nagpapasalamat din ako sa mga taong sumusuporta sa akin talaga na kahit anong genre na gawin ko or kahit na anong tema ng palabas, nandyan sila para suportahan ako. Kaya, papasalamat talaga ako. Ang dami na nag-ship sa inyo yung mga Kim Pao na fans. Ang dami na nagka-clamor for follow-up. Nakakatuwa naman. Yun nga yung follow-up na nila. Pero bago yun, tapusin ko muna si Go Kim ahead, Erika. Sorry. Kasi may dito na parang Kim...
Ano na, wala tuloy ako, no? Ganyan kasi din ako, huwag kang kailan. Talaga, biniisip namin kanina, pinag-usapan namin yung Vilma Santo. Sabi namin, anong movie kaya ni Ate B ang pwedeng i-remake niya, no? Ni Kim. Ang sinadjust namin, iba, parang Malarubia Service kaya, ganon. Anyway, Burles kung hindi mo na... Burlesque Queen ang nag-ano, simula Burles with Celso at Castillo. At hindi ata napanood ni Kim. Anyway, this year, Kim, ang pinaka, parang ikaw ang pinaka-busy as a star. Parang mula January, hindi ka nawala ng project. Parang ikaw talaga ang star ng 2023. Ano ba to? Hanggang December, ano? Lilinlangin mo ba kami na hanggang December, meron kang Metro Manila, bigla ka sumulpot. Baka may guest appearance ka pa sa mga MMF movie ka pa. Next month. Alam ko masaya ba ako sa video. Ano bang uunahin mo sa sasagutin? Akin? Pero ano lang po, sobra lang. Ngayon nga po, paulit-ulit po ako magpapasalamat sa ABS-CBN dahil sa mga projects na pinagkakatiwala po nila sa akin. And ako ay gusto ko lang talaga yung ginagawa ko. Tsaka masaya po ako na nandito pa rin ako hanggang ngayon. Kaya, yun. Thank you, Kim. Thank you. Kikahilan na lang. Kasi last time, di ba, in-interview kita. Saan? Anong event? Sa Linlang. And then, tinanong kita kung humingi ka ba ng advice kay ma'am, okay, sa daddy mo. And then, anong kaya magiging reaction nila kapag napanood nila yung Linlang? Kasi ako nga, hindi mo nanay. Parang feeling ko, very proud ako sa performance mo. Ay, thank you po. So, anong natanong mo na ba sila? Nakuha mo ba reaction nila? For someone who never had a boyfriend. No, of course. Yeah. I feel like... See, both my parents, kasi the thing that I like about them is that hindi sila masyadong hands-on sa akin, or they're not very expressive when it comes to what I do. I feel like kasi they want this to be my journey, and they want me to be able to find my way through the industry on my own. And so, in terms of advice, they only give me advice when I ask them for it. Pero hindi naman sila yung bigla na natatawag na kahala ganito, ganyan. Wala naman sila mga ganun. Pero alam ko, my mom watches Linlang and she tutok siya sa Linlang because she really likes the story as well. Pero in terms of feedback or anything, wala pa naman akong naririnig. So I think that's good. Good. Yeah. So, yun po. Thank when you. When I told Janice nga, nasabi ko, Mars, napanood ko na yung special cut ng Linlang. Ang galing-galing ni Kyla. Sagot lang niya, di bongga. Di ba ganun siya? Na parang, I will have to find out. Kasi, yung pala talaga ngayon, na-hook siya na. She must be proud of you, right? I hope so. And yeah, I hope so. Yeah. Okay. Dahil dyan, Janice, wala lang. Ano. Okay, hindi ko na patatagin, EJ. Last question na lang, direct. Sige lang. Ano po ba ito? May aasahan po ba kami yung part 2? Kasi sobrang successful. At saka gusto rin ng iba na mapanood sa TV. May possibility po ba na may chance po ba na... Hindi pa natin alam ang pinali. May 6 episodes pa tayo. That is, if they will survive, what's going to happen? Next. Nakakatakot na may pa-teaser na yun. Kung... if they will survive. Oh, sa ngayon kasi ambassador si Kim ng National Cholesterol Day. National High Blood Day. At si Paolo yun sa National High Blood Day. No, okay. For what's about to happen in the next few weeks, brace yourselves. Bukod sa tumigil sa pag-inom ng kape, maganda ng garlic oil sa tabi. Garlic. Ako ho, nababother ako sa mga DM ko sa first part pa lang po. So, I don't know what's going to happen in the next few weeks to come. Baka lilinlangin mo kami direct, ha? Hindi pala ending. Hindi. Hindi, Ate Julie. Mas malalim, mas hindi inaasahan, mas... Ako ninenervyos para sa sarili ko kasi I've moved on to a new show. I finished the show earlier this year. So, but the feedback, grabe yung buhos. Kaya, brace yourselves for the next Oo. Direk, congrats din pala. Sa tagal mo na nagde-direct, parang you keep going, parang pa-better ng pa-better yung mga serye mo. Saan ka kumuhubot ng mga ideas, ganyan. Galing-galing mo, Direk. Congrats po. Oo, nag-aapoy na damdamin. It's your year. Kayo, magandang team up niyo ni Inay. Okay, anything more? Would you like to answer that? Or thank you na lang. Okay.
Sige, Partner, we have a question from Hannah Mallorca of Inquirer. Ah, she's here, si Hannah. Hi, stand up, bebe. Lika. Dito sa gitna. Hi, so ang daming natitrigger sa Lin lang. May mga net... Wait, thanks for support. Ha? Nakikita ko yung mga pinopinipost ng diba, Inquirer. Diba, nakakainis si Juliana. Anyway, ang dami naiinis sa Lin lang. Ang dami rin netizens na parang napapakwento with their past experiences. Ah, relate. Relatability. Opo, sa mga comments ng mga articles namin. So, ano pong advice nyo or message of hope sa mga taong who've been through the same thing? Para kanino, Hana, yung question? To everyone. Kasi parang hopeless. Tas, yeah, kung paano to give hope? Can we start with Kyla? Medyo nadidepress na. Nagiging ano na rin kasi kami sa character mo. Parang episode 8 na. Martyr pa rin. So how do you give hope to the character ni Sylvia na may pinagdadaanan daw ng mga ordinary citizens natin? Siguro, based dun sa character ko na lang, yung mabibigay kong sense of hope is, I hope you find it in yourself to recognize when you're no longer being valued, when you're no longer being respected by the person that you're with, and that you will be strong enough to walk away, because that is the best thing that you can do for yourself. Ganda in that situation. Yeah. JM, sa character mo, yung taong may pinagdadaanan like Alex, pwede ba magbigay ka ng hope pa na may pag-asa pa si Alex? Oo, parang wala sa episode na parang hindi ko na siyang papatawad eh. Parang patawid na po si Alex. Saka demonyo. Go ahead. Siguro, sa character ko, bago sundin yung bugso ng damdamin, kailangan mo nang isipin kung tama ba yung gagawin. And kung makakasakit ng ibang tao, siguro may hope naman na pag may ganong tao na mabigyan sila ng ganong options. Which hindi naman sinunod ni Al. Hindi naman. Hindi na sunod eh. Miss Ruby, ask Lola Pilar, a hope to mga lola na may pinagdadaanan na isang apo na tulad ni Juliana. Nahirap ka ng correct. Suhituhin. Hindi ko alam, pero parang sa isip ko ngayon yung hindi lang bilang Lola Pilar, yung ang pag-ibig talagang kailangan marunong kang magparaya na lang. Alam mo yung ganun? Kasi, halimbawa, yung buong hindi na as Lola Pilar kasi bias ka siyempre, Lola ka eh. Yun, ang hirap din kasi pag sobrang pinipilit yung hindi na pwede. Alam mo yung ganon? So, which you tried. Oo. So, ang dami tuloy nangyayaring consequences because gusto nating i-push yung gusto natin. Hindi, mahal ko pa siya. Hindi ako niloloko kahit alam mo niloloko ka na. So, yun, sana ang pag-ibig maging mas mapagparaya. Correct. Yeah. And Kim, forgiving. Hope para sa mga tulad ni Juliana. Ba't nakakatawa ba? Actually, may pag-asa ba sa Juliana? Yun na nga, sabi ko, meron ba? May pag-asa ba? Siyempre, hindi natin alam. 6 episodes pa. Bakeneman, di ba? Hindi, mahaba-haba pa naman yung tatakbuhin ng kwento. Oh. Ay, talaga. And, ano ba? Mahaba pa ang magiging journey ni Juliana. Wow, journey ah. Yun yung hope. Yun yung hope. Aware siya, pero hindi niya, ayaw niya mag-overshare. Baka ma-share yun yung niya. Si Juliana, di ba nga, laging... Yung kala mo magbabago, at maya-maya, ayan, nakikipagkita na naman. Talaga kami nasa... Oo, sa mundo ng pagmamahal, minsan hindi mo alam yung tama at mali. Minsan nagagawa mo yung bagay na mali, akala mo tama. Pero at the end of the day, meron at meron ka namang matututunan doon and sana sa ginawa mong yun, hindi mo siya pagsisihan sa huli. Yun. Medyo hanging pero alam mong aantayin natin sa mapapanood natin kung yes. May pagsisisihan. Mahaba pa, may 14 episodes pa.
6 na lang. Hindi, 14 episodes siya. So, isa siyang journey ng... Yun. True. Pao. Oy, sige nga, bigyan mo ng hope yung mga tulad ni Victor. Siguro in general na lang, in general, sa mga taong mga kailangan gumawa ng mga mabibigat na desisyon sa buhay nyo, sa buhay nila. Siguro ang only advice ko na parang trinatry ko rin i-instill sa sarili ko ay piliin mo lagi kung ano yung patas, what's fair, not just for you, but also for the parties involved. So if it's fair, if it feels fair for you and fair for them, at sa tingin naman at in general kung magiging patas siya para sa kabuuan ng mga ng betterment ng lahat, then it's most probably the right decision. Before the last question, Aaron, you're good, Hannah. Yeah, thank you. Anything more? You're good na? Okay na. All right. Okay na, before then, I give the microphone to Aaron. Direct, when you do a teleserye, dapat ba may lesson, may learnings? Importante ba sa'yo yan as a filmmaker? Opo. Kasi una, dalawa yung hinahanap ko. Ano yung tema ng kwento? And ano yung theme ng character? Kasi yung manunood, nakahook dun sa character. True. Paano magbago yung character? Ano yung babaunin ng manunood sa ending ng palabas? Pag hindi mo na ikwento ng tama, kasalanan mo bilang artista. And as I was listening to how they're answering, I think they studied well their character. Kasi... kahit mahirap sabihin ni Kim o ni JM na meron bang matututunan, if we answer it now in this question, in this question answer thing, it's like spilling the ending. Oo. Kasi kung if somewhere along the way as you were watching series and you find yourself inside in any of the characters, yes, mahahanap mo lalo na dun sa mga nagmahal at may asawa, mahahanap mo yung sarili mo. Saan ka tumayo at a certain portion of your life? And it either will... Kyla yata ako. Sim yata ako. Wow. Martir. Oh, yun ang pinakamahalaga sa amin as creators, no, as artists, na you give an option for them. You make them reflect, you give them an option for galing them. Ano, you make them realize na I think I'm almost there. Instantly, lahat tayo pwede mag-isip. Sino tayo sa characters natin, Lin lang? Ano? Okay. So pagka wala akong mahanap na substance, yun lagi yung tinatanong ko sa writers. Sabi ko nga dito, ang swerte-swerte, sana talaga po maulit yung casting, maulit yung creative team. True, ako yung din. Boss namin from True. Direct Eric as our business unit, si Sir Deo, si Sir RPL. You know, the creative process was so healthy. Was so healthy kasi the discussion is mas para pong psychology. Yung discussion lagi kasi buhay ng tao yung pinag-uusapan. Totoo. Okay, and for the last question, Aaron? Yes, partner. Our killer question will come from Francis Ahorda. Ayan, si Franz. Or Franz.com. Who is so into Lin Lang. Hi po. Good afternoon. Yes, hello po. Ayun. Co-host na. Ano lang, kasi kanina pag-usapan na kung kaninong character mo nakita sa video. Can I just say, more on a personal note, more on Sylvia din talaga. Kasi yung ano talaga, yung kakayaan. Piling ko walang aamin na sila si Juliana. Umamin na. Umamin siya. Mas martir ang mga bad. Enough ka talaga. Oh my God. Go ahead. Go ahead, Afra. Question na po. Wala pa si Direk Giorgio. So, punta po muna ako sa cast na lang muna. Okay, sige, so, ayun po. So, of course, we have around 6, 7, 8 episodes left. So, without spoiling, and syempre, hindi naman po ako papayag na may spoil kasi kahit ako, inaabangan ko talaga. As in, so, paano na lang po na kayo, you've done a lot of teleseries, movies in the past. Even si Miss Kyla, I've seen you in Viral, now in Can't Buy Me Love. So, Fit Check! Yes, Fit Check. Role niya doon. Sa Lin Lang po, ano yung distinct na experience or distinct na natutunan nyo bilang actor? Or what have you become as an actor here in Lin Lang na bibit-bitin nyo sa mga susunod nyong projects? Kyla, can we, Kyla, we can start with you. Medyo ang bigat-bigat. Honestly, for me, a lot. I really learned so much. At the top of my head, siguro yung mga tinuro sa akin ni Direk FM about where to emphasize certain
This is a bit more tactical, like where to emphasize certain words in a dialogue. The power of doing that, the impact of doing that, is something that I talagang kept with me na I always remind myself of it. And may natutunan din ako kay Inay about when you're doing like certain confrontation scenes na you don't want to sound like you're always screaming, diba? So parang she always tells me to parang get it from my diaphragm, if yes. That makes sense. Itinuro sa atin ni Ina yun, one of those taping days na puro mabibigat yung eksena. So yun talagang mga tumatak sa akin na I use up to this day. And I feel like Lin Lang in general was a project for me that really helped me grow, that I feel like really helped me grow kasi sobrang dami ko natutunan. It's just difficult for me to really enumerate one by one. Pero yun lang yung mga at the top of my head. But really, I learned so much just from working with everybody. Kyle, ang galing-galing mo dun sa breakdown sa hospital. Yes. Yung nag-ipagkita ka kay Victor. Iba yung binigay mong audio. Siguro in-adapt mo yung sinasabi sa yung galit mo. Iba na yung sigaw mo, yung galit mo. And yes, Miss Kayla, yung pag nababasa ko yung mga comments sa Twitter and sa internet, yung laging sinasabi, magising na both si Sylvia at si Bettina. Na, because yung mga martyr roles lately is, ano, so thank you po. Yes, and, thank you. And next po. Of course, Miss Ruby, I mean, super ano na po. But ito yung learning. What have you become as an actress? Ito sa lang, ang gustong-gusto ko at talagang very distinct na I would carry as a lesson, yung i-surrender mo ng buong-buo ang sarili mo sa mga directors who guide you. Kasi grabing pag-guide nila eh. Ako bilang Lola Pilar, yung pagbuo nung character ko. Yung ganun. Kasi lagi namang, I mean, ang dami ko ng lolang na play, right? And ang ganda ng guidance ni Direct FMR, ni Direct Jojo, yon na talagang sobrang nakatulong sa akin bilang, ano, bilang aktor. Ganun. So, ang distinct lesson para sa akin sa Lin Lang, if you to trust and surrender yourself to trust fully your director, especially na they're really on top of things eh. Si Direct Jojo, Direct FM, and also Direct Jojo, I'm sorry, sobrang mas prepared pa sila minsan sa artista, I'm not kidding. Oo, yung pagkakahimay nila nung characterization and all, really to the last detail. Wow. Yun. So, ang kaya, ano, yung komportable ka, yung ganon, and it's just parang ikaw, instrumento na i-execute mo yung gusto nila, and then you ask, very open naman na, nakuha ko ba, nagawa ko ba, yung ganon. For example, that scene with, yung nga yung sinasabi kong gustong-gusto, one of my favorites, which Direct Jojo directed for me, nung unang attack ko doon, iba. Sabi niya, yung anak mo nandun sa kabila, yung parang, which I almost forgot, yung ganon. And nung inulit namin, nung after nung mga instructions niya sa akin, mas nailabas ko yung anong truth. Anong eksena to, Miss Ruby? Yung nalaman ko, sinampal ko si Juliana. Oo, na. Kasi syempre, hindi ko, yes. Oo, nakiapid. Ikaw na pala. Na-video mo to? Hindi. Hindi. Ikaw pala ang ano. Kasi syempre, pinagbibintangan ko. Yes, si, lagi si Victor. Ang si Victor, imposible naman yung apo ko ang ano, yes. Ang nangangaliwa. Yes. Ah, una pa lang. So, only to find out na confirmed and nasilip ko na, di ba? Na-videohan ko, tapos, ano, tapos ito yung confrontation namin na parang tinatry pa niyang ano eh, parang, oh, kabuti kanina nakapagpigil ako and then ito pa, ano pa, ah, bakit kung hindi, ano, si Victor, hindi, ikaw, di ba, yun yun, parang, una yung ano ko doon, parang talagang labas lang ng galit. But, you know, I was guided to contain it a little bit and, you know, to mas controlled. And I think it was more effective. Yes. Nice. JM. Sa akin po, marami pa po ang kailangan matutunan. Katulad nga po nung sabi ni Tita Ruby, kay Direct FM, yung preparation nila is sobrang intense. Lagi kami tatanungin yan, saan ka nang galing, saan papunta. And kung hindi ka prepared, magbasa ka ng script. Tatanungin ka niya sa day. Opo. Sa quiz pala. Pagdating. Opo, dapat aral mo, dapat ginawa mo yung homework mo bago pa lang. Hindi lang pag-memorize ng script yung ginagawa, yung pag-iintindi ng script namin. Before. Ayun, sino daw ang pinaka-very nag-go on the spot sa akin ng director. Because direct, sino pinaka-very good sa lahat ng tinanong? May Louis Vito. Ano yan? Lubutan. Go, JM. Choose one.
as an actor po, I really admire. Pero consistent JM, ha? Wala pa nakitang ano, ang galing ng characterization. Yes. Hindi po. Pwede pa pong... Actually, Sir JM, kasi di ba nanggagaling kami dun sa The Iron Heart na ganun din, medyo bad din yung character. Akala ko yun na yung taas biglang, nung pinanood ko yung Linlang, grabe pala to. Salamat mas po. Grabe pa. So. Ayun nga po. Naku, wait till you see 9 and 10, charot. Kaya nga, what do you say? As an actor, I really admire ko ano po yung ginawa ni Paolo. Yung pagpapayat, ang mabilis, kung paano niya pinlat yung character niya. And nire-remind niya ako sa Raging Bull kay Robert De Niro. Ay, one of the best naman talaga yun. Nagpapayat din siya, tapos boxing, fight ready. So, yung mga ganong klaseng disiplina, kailangan ko pang matutunan. Kailangan ko pang yung dedication, kailangan ko ma-acquire. And yun lang po. If needed, siyempre kaya mo rin gawin. Kakayanin po. Alright. Pero James, speaking of, kasi may na-post ka po sa Instagram, gusto na namin sabihin na no matter what, you're one of the best actors. Of course, one of the award-winning. Walang kakabog siya. That's the reason why you're here. Why he's part of the cast. Yes. Kimmy? Miss Kimmy. Ako, natutunan ko po dito sa pagnood ng... Ay, pagnood, paggawa po nitong Linlang is to never be afraid of doing something. Dahil at the end of the day, parang mapapatanong ka, paano kaya kung ginawa ko to? Paano kaya kung hindi ko ginawa? Mayroon kang tanong sa dulo kung ginawa mo o hindi. Might as well gawin mo na dahil role naman siya eh. Kung hindi yun yung tingin mo sa sarili mo, hindi naman si Kim Cho yung gumagawa nun eh. So parang role yun. So parang ngayon ko lang na-realize na lahat pala ng ginagawa natin dito sa showbiz is something na may mga bagay na hindi totoo na mas alam mo kung ano yung totoo sa sarili mo. So, yun. I'm just very happy that I jumped into doing something like this. And the outcome is very overwhelming. So, yun. Kitang-kita kay Kim yung pagkakontento at saka yung inner joy. Ano. Happy for you. Hindi man, share ko lang kasi nagkasalubong kami sa Showtime last time. Nandun yung Horizon, sabi mo, oh, na-proud ka pa sa Horizon. Ang sinagot ko, hindi mas proud ako kay Miss Kim Cho kasi grabe sa Linlang, wala pa airing. And now na nag-umi-airing na, super grabe yung pagka-proud namin si Miss Kim. Congratulations. Thank you so much. And of course, Sir Paolo. Siyempre, babanggitin yung Horizon. Hindi. Hindi kasi, proud din ako sa babies natin. Hindi, nagkasalubong kasi kami sa Showtime. Tsaka sa front row. Please. Proud din, sir. Wala si Kyler dito, chot. Sige, and of course, Sir Paolo po. Paolo. Yes, pero ano ko po yan? Ako parang... Sorry po. yun rin po talaga yung ano eh. Parang isa sa mga natutunan ko yung pag-instill ng disiplina to prepare and study your role. So, ayan, mas sinusubukan kong mas tutukan at mas galingan at mas maging disiplinado doon sa... sa gusto kong ma-achieve at kailangan mangyari for the show at for the character. Hindi mo naman consider magka-prosthetics na lang mataba yung part naman yung charit lang. Kasi nga po, sabi kanyo, di ba akala ng mga tao nagpabaya po kayo talaga pero yung pala. Totoo, ang dami nagtitext. Eh, dami pa sabihin mo naman si Paolo? Ba't di nayami si Paolo? Parang tatay na? I mean, parang, di ba? Parang alam ko, ano yan? Deliberate yan. Pinaghahandaan niya yung role. So yun po, last question na lang po for Direct Jojo and Direct FMR. Ayan, kasi of course, lagi, alam niyo naman po, lagi ko kayo nakakausap, mga favorite directors ko. Sige, po. And lagi ko po kayong pinapanood. And my question would be, syempre alam naman po ng mga tao na the show is, as the sinasabi niya, kabitan to. And kayo, you've done so many teleseries po with almost the same themes or di kaya mga heavy drama. Ang ano ko lang po bilis is... Bilis magsalita ni Franz, no? Charot lang. What is it about Linlang po? Na kunwari, may mga hindi... Siyempre, mayroon pa rin naman po hindi mga nakakanood. Dapag kayo po yung tinanong namin, why do we have to watch Linlang? What is it about na you should watch? Aside from the thought na ay kabitan to na kahit saan talagang parte ng mundo po, eh, meron at merong kabita na nag-hit, di ba? What is it about Linlang that... Yung bang hindi pa daw subscribe na for us to convince them to watch. Why should we watch Linlang? For me kasi, it's research-based talaga ng totoong tao. Makikita nyo dun sa mga eksena na parang from the interview nung isa talagang nangaliwa na babae,
hindi niya ginagamit ang totoong sasakyan niya. Lumilipat siya ng ibang sasakyan. Ay, sa hotel, sa day one? Ayan, yung ganon. Yes. Tapos, never tumira. Titira sila sa malapit dun sa legal. Ah. Yun yung mga walang research na, kasi para hindi ka pagdudahan. Ay, ang so, galing. May mga ganun na from real person talaga na na-interview ng researchers na nasulat ng mga writers. Ako naman sa kotse ko, ako sumasakay. Charot lang. So may mga ganun eh, na parang may mga eksena talaga na, ah, ganun. May mga behind the scenes. Yun, yung mga, bakit ka natatawa, Franz? Parang kasi minsan parang minsan, saka direct, di ba parang isipin mo, akala mo sa teleserye lang nangyari, pero now it's, kayo na yung gumaya talaga. Yes, yes. Sabihin naman mga fans, saya-saya nyo dyan. So siguro nga, kaya rin pumatok because the real people who's watching, parang nangyayari sa akin yun na. Parang ako yun na, ako si Juliana. True. Parang ganun. Wala lang umaamin dito sa ano sila sa Juliana. Ako si Juliana na lang. Go direct. FMR, share. Mas FMR. Oo, no, sinasabi ko si FMR. Eh. Nasabi na natin lahat, pero what is it about? Kasi FMR, taon mo nga, gabi ko. Nag-a-appoint din the next movie. Yes, iba. Thank you, thank you. Ano, Vijay, as I was saying kanina earlier, when you watch Lin Lang, you'd find yourself there. Oo, nasagot niya kanina yun. And the deeper, yung more unforgiving at saka yung deeper thought is, while sana ayokong i-deduce siya into a story of infidelity. Kasi yung deception to others dito, at the end of the day, what you cannot notice or what you usually don't facilitate is the deception that you do to yourself. To yourself? Yes. Yung deception, expound. Yun yung pinakamahirap tanggapin. Yung sarili mo ang niloloko mo? Yun yung mahirap i-identify sa'yo. Long before you waste your time dun sa deception na ginagawa sa'yo ng partner mo o nung iba. Okay. So, look at the mirror, at yourself in the mirror. Makikita yun. Ask what is the deception you're doing to yourself. Oh. Pag nahanap mo yung sagot mo dun, hindi ka mag-undergo nung stupidity, nung, alam mo yun, yung pagsasuffer mo dun sa relationship. Grabe. Yun yung at the core of our story, for us to sit down. Correct. And reflect. What is the deception that we do to ourselves? Thank you, Direk. Ms. Ruby, what is it about? Ano ba? The directors lang? Yes, directors. Ah, dalawang directors lang daw. Okay. And on that note, congratulations po again. Great show. Thank you, co-host. Charot lang. Love you, mother. And for the last question talaga, sorry, Mark Capilobello, kinikil na niya kasi overtime na raw. But we can accommodate Ms. G. Chiliano ng Malaya for a question or two. Or three. Charot. One lang, actually. This is for everyone. You have such an amazing cast. A really, really, really good story by Sir Enrico. And, of course, ang galing-galing ng mga directors. So, all of you receive the praise with such graciousness. Deserve nila, no, Miss Gino? Oo. Pero, sige, kung may magtatanong naman sa inyo, how do you handle criticisms naman with the same graciousness, paano nyo ginagawa? To make it balance, eh. How do you deal with that, the two directors? Ako, I engage in a discussion. Kasi, ano po yan eh? Ay, talaga? Pag tumayo ka at gumawa ka ng isang kwento, pinag-aaralan mo, you do research. You, as much as possible, dissect the characters. Tapos may magbibigay sa'yo ng opinion. You validate. Kasi there are valid opinions and meron naman yung, alam mo yung hindi na pinapansin kasi it's way out of the discourse. I engage discussion because, for one, I want to learn. I want to see a different perspective. And it's only with that, maski naman sa artista po, eh, diba? Our work is majorly about humanity. There's no one absolute disposition. And you open your heart to all sides. Kasi hindi rin naman siya makikipag-diskurso sa'yo kung hindi niya sa tingin may punto siya o tama siya. And so, yun, I engage in the discussion. Discussion. And from there, pick up
okay. the lessons that would help us better ourselves as creators and artists. Direct, Jojo, the criticisms, performance, mounting. Oh, doon na pa ako nabasa ang criticism. Kasi ano naman eh, parang we're not naman perfect people. So, may mga magagawa ka talaga na ganun. So, eventually, iko-correct mo siya one by one, pag ganun. Plus, may discussion naman talaga with the group kung paano susolusyonan. Minsan, with creatives, kung medyo napapa sobrang biglang ang sama-sama na ni Juliana, so i-gradual natin ng konti, parang ganun. Pag may mga actors na hindi siya nakaka-deliver, di ba? Yes. Ina-address nyo in the next taping days, ganyan, di ba? Okay. Same with the cast, right, Miss yes, G? Miss Ruby, how do you address criticisms? Kahit sa'yo, o sa co-actor mo, o sa mounting, na wala pa ako nababasa about mounting and story. Or kung may advice kayong maibibigay sa mga, on how to handle criticism great in a good way. One is to acknowledge the criticism. Iba yung tatanggapin kung tingin mong nag-agree ka. One is to acknowledge kasi valid naman yung opinion ng bawat iba. Maaring hindi niya, kunwari hindi kayo nag-agree nung kung sino nag-criticize. But you know, keep your mind open kasi maybe that person sees it from another perspective and iba rin yung tingin mo dun sa ano. For example, halimbawa lang merong criticism sa isang eksena na ganito, ganito, ganito. Kasi kunwari nag-jump yun dahil nire-edit or something. So, huwag ka nang masyadong mag-engage dun sa ano, para lumaki pa yung hindi magandang ano criticism. But you're confident that later on, they would see the entire context of that scene. Yan. Thank you. Brilliant. Thank you, Miss Ruby. Kayla. Sorry. I keep saying Kayla. Sorry. It's okay. Kayla po. Like what Tita Ruby mentioned. Anong criticism na natanggap mo based on your social observation or monitoring, Kayla? Sylvia? Parang wala. Mostly it's about my physical appearance. Mostly. Which is? Sorry, don't mention ako ano man yan. Parang wala naman. Yeah, meron. And you know what? It's okay. Like, I feel like, you know, as artists also being in front of the camera and also being so open to public scrutiny that it comes with the territory. So it really doesn't bother me so much. Siguro how to handle criticism, I also acknowledge it and because I feel like we all still have so much to learn and so much to experience naman. I mean, learning never stops naman eh. So, I value it also kasi marami naman ako matututunan from that. But I feel like some comments kasi can just be like mean and hateful. True. And I hope that we, you know, stop posting mean and hateful comments towards a person because it doesn't make any of us better anyway. Oh, that's beautiful. So, I hope we can all be kinder also in the way we critique certain artists. Yeah, kasi hindi naman natin alam yung impact and yung effect nun on someone's mental well-being. So, yeah, I hope we can all be nicer. Thank you. So sweet. GM, as an actor, criticisms in Lin Lang. Meron ba? Meron po. May mga nababasa po ako na performance as an actor, ha? Yes, opo, na kinikriticize ako. Na hindi sila masyado naniniwala na lawyer ako. Okay. Na mga ganun. Pero yun nga, how do you handle, sabi nga po nila Tita Ruby and si Kayla is to acknowledge it. I'm open to it. Stay grounded na marami pa akong kailangan matutunan. Mm-hmm. And siguro, in terms of preparation, marami pa akong kailangan i-invest. So, kinukuha ko naman po yung mga opinion na yun and criticisms na yun na blessing para sa Nevertheless, you're still the great act, J.M. De Guzman. Galing-galing pa din. Thank you po. Kimemi? Criticisms? Wala, best mo to eh. Hindi, may mga criticism naman na yung constructive. Yung hindi bashing, ha? Yes, oo, may mga constructive. Baka mema lang. Malaking tulong din naman yun. Kasi ngayon,
we live in a social media world. Ang bilis na nila kaming pagsabihan kung ano yung may mali silang nakikita sa amin. And may iba, karamihan naman valid. Karamihan naman, sadyang boring lang sila sa buhay nila at hindi ka lang talaga nila gusto. Ano naman yun eh, tanggap naman namin yun bilang artista. Dahil kung hindi naman nila kami pinanood, hindi naman sila makakagawa ng ganong mga salita. So, nagpapasalamat na din ako personally sa mga nababasa naming mga criticism. And then, it's not bad, it's how you handle it. Kasi how you take it sa sarili mo. Because you know yourself better. Kung meron man i-improve, edi improve. Kung sadyang walang kwenta lang yung sinabi niya, edi labas sa kabilang tenga o labas sa kabilang mata. Ganun lang. And just go on with your life. Kung makakatulong, makakatulong. Kung hindi, edi hindi. Maraming salamat. Nice. Thanks, Kimay. And Paolo. Ako, maybe it would be closely like what Drek answered. You know, I love hearing opinions, criticisms, or whatever they want to call it. Some of them are true, parang some are baseless. So yung mga baseless, parang just brush it off, then maybe concentrate on yung mga criticisms na alam mong makakatulong sa betterment ng craft mo or ng well-being mo. Thank you. Thank you so much, everyone. Thank you. Okay, and with that last word from the rest of the cast, we'd like to thank you all for coming. We present to you the lead actors of Linlang. Ito na po ang ating mid-season launch and Thanksgiving MediaCon. From Prime Video and the rest of the production, Miss Derek Eric Salud, Miss BG Soldao, and of course, Miss Princess Gavinio, and of course, sila Jeannie ng post natin, at tsaka si Joe. Everyone, thank you. We'd like to request the rest of the... please rise. Please stand up for a photo op. Wala si Inay. She left ahead of... okay, sorry. We'll do... Ayan. Aaron, you're... Ano na? And thank you sa ating corporate communications ad from ng Dreamscape. Thank you for helping us mount this special Thanksgiving MediaCon for the phenomenal, unbelievable success of Linlang exclusively on Prime. Ay, nakas. Bakit wala ka? Bakit wala ka? Are we good? MJ Felipe, thank you. Andito pa yung crew niya. Andito pa siya. Mike Ibanez, safe travels. We're serving cocktails. Yung The Mexican by Cocktails Manila. We're serving cocktails. Mexican theme tayo ngayon. Because Mexican. Charot. Wala. Okay, enjoy the rest of the afternoon. Have a happy Halloween! Thanks, Direct FMR. Thanks, Direct Jojo. Everyone!